Sana gusto niyo pumayahanda namin sa fiesta. Yes! So ako nga po pala si Sani sa Avedra. Napunta po ako rito dahil nalook po ako ng kapartner ko. Para mapunta rito. Pero nakita ko na maganda ang produkto kaya napasali po ako rito. So yun po. So gusto niyo po ba magpalaro? Yes! Kung sino po ay makakapagdala dito ng upline na nakabarong. Yung po nakapiling niya na. Sino po yung makakapagdala sa inyo ng upline na nakabarong? Upline na nakabarong. Downline na lang. Downline na nakabarong. Sige. Sino po na nakakapagdala? Sige. Sige. Kaya tayo pong lahat ay magsitayo para sa panalangin. Dear Lord, we pray.
as a channel of thy grace, and let us be a blessing here in every place. Make us grow our life with you. All this we ask from you. Our lives we'll lift for you. And make us all a Santé, Santé millionaire. Show me, oh Lord, the road that I must take, to see the lessons from all my mistakes. Guide me, oh Lord, and never leave my side, for you are my only way, cause Lord, you are my light. Dear Lord, we pray, make us a channel of thy grace, and let us be a blessing here in every place. Make us grow all life with you. All this we ask from you. Our lives we'll live for you. Make us all a Santé, Santé millionaires, to live our lives with you, an adventure for you, a blessing for you, as a Santé millionaire, Dear Lord, we pray, make us a channel of thy grace, and let us be a blessing here in every place. Let us leave our lives in bounty, sharing with them, and make us worthy of fulfilling life and journey. And make us all a Santé, make us all a Santé, make us all a Santé, Santé. Kayo, bakit kami nandito? Bakit iba yata yung tema na napuntahan namin? Well, ito po ang napili naming tema para sa pagdiriwa ngayong gabing ito. At kayong lahat po ay malugod naming inaanyayahan para sa dalawang oras sa pagdiriwa ng ating kapiestahan. Okay. Sino po ang mga bagong dating lamang ngayon? Mga first timer po! Huwag po kayong magimbal. Tayo po ay nasa Santé pa rin. Wala po tayo sa probinsya. Doon nahihirapan talaga kung ibagay ang aking pananalita sa aming kasuotan. Pinipilit ko pa rin mag-MTB. Mother tongue. So welcome po sa ating mga first timers. So enjoy lang po tayo. Okay, ganun pa mapinasasalamatan po namin ang Santé Management sa pagbibigay sa aming grupo Unstoppable Champion ng ganitong pagkakataon para makapag-host ng ganitong pagtitipon. Unang-una ang ating CEO, Mr. Joey Marcelo! A
analysis, Miss Bing Kalinawan. Ang ating network development consultant, Mr. Ian Pagkanduma. And Mr. Apex Serrano, gayon din si Miss Minette Carag. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng opportunity. Siyempre, salamat din sa pagpunta ng bawat grupo na nandito ngayon. Pero pwede po ba na isigaw ninyo ng malakas ang salitang Santé sa oras na marinig ninyo na tawagin namin ang inyong grupo? Pwede po ba yon? Yes! Pwede po ba yon? Yes! Naku po, napakahina. Ang isisigaw lang natin ay... Okay, unahin natin ang grupo DTA! Ako, wala na sa pinakan pa yata. Ulitin natin ang grupo DTA! Sige, sumunod! League of Champions! Driven Team! Marami yun. Spirit! Wow, mas marami. Ito, sigurado ko, marami rin to. Inner Circle! Ayun, wala lang sigaw, may palakpak pa. Andito din kaya, ang Invisible Team! Invisible nga! Mavericks! Team Mavericks! Oh, meron po doon. Parang yung sumisigaw doon sa likod. Parang pulisan na. Rising Star! Santé! Team Energetic! Santé! Ayun, dalawa. Pareng. Pero ang lakas ng boses nila. Ulitin nyo natin. Team Energetic! Santé! O, tignan. Energetic ko pa. Team Wellness! Santé! Team Catalyst! Santé! Ayun, ang dami nila partner. Victorious Team! Santé! Santé! Parang pumipiyok-piyok pa. Ulitin natin, Victorious Team! Nabala. Sabi kasi, bakit kasi pinaulit mo pa eh. Okay, next! Team Stallion! Wow, ang gagaling nila. Team Led! O, tamo siya kasi yun. Kanina pa, lahat na. Sino ba yun? Ayos yun mamaya kasi. Pipiliin natin yung talagang energetic, yung naka-best in costume. Malamang mamaya siya na yun. Ang next po, Network Development Team! Santé! Si Magbing ang sumigaw. At syempre, ang Management Team. Yes, thank you po. O, para management. Isa lang pala na yun. Okay, pasan siya na po. Kaming Unstoppable Champion Team ay nalulugod dahil pinagkalooban kami ng ganitong pagkakataon na maibahagi sa inyo ang husay at galing ng aming grupo. Charos! At syempre, maipagmalaki na rin kung ano yung meron kami. Ayun. So, alam ko na excited na kayo makilala ang bawat isa na bumubuo sa aming grupo. Pero, bago po tayo dumako sa ganoong pagkakataon, partner, yes, naligo partner. Ako. Okay, bago tayo dumako sa ganong pagkakataon, hinihiling po namin na sana po paki-turn off po yung ating mga cellphone. House rules po natin. Para silent, sa... Huwag naman po turn off. Silent mode lang po. Para po sa oras na nagsasalita na si Apps dito, wala po... Okay, tapos isasayaw po ang partner ko para si Doc Ron pag nag- gusto mo mag-alisan yan. Okay lang, partner. Wala na po sanang tatayo tayo. Kung maaari po sana ay manatili na lamang tayo sa ating upuan. Tagalog yon. Ang hirap mag Tagalog, pero kailangan kasi piyesta nga, tsaka nga yung damit natin. Bakit ba kasi first time ko lang po nakapagsuot ng ganito. Medyo ang haba pa, kaya sinisipa-sipa ako kanina pa. Okay, gusto niyo na po bang makilala ang aming upline leader? Yes! Parang napakahina. Gusto niyo na po ba siyang makilala? Yes!
Yes! Okay, bibigyan niya tayo ng maikling panayam. Siguro ready na siya. Ops, lumiti ka naman. Parang nakikita ko sa mukha mo na excited ka talaga. Okay. Siya po ay mula sa lalawigan ng Nueva Ecija. Anak ng mga magsasakang Mr. and Mrs. Andres. Pangwalo siya sa siyam na magkakapatid. Nakatapos ng kursong ECE o Engineering sa TUP, sa sarili na rin niyang pagsusumikap. Dahil sa maagang naulila sa ama, siya ang nagsilbing pangalawang ama sa kanyang mga kapatid. Pinasok niya ang napakaraming uri ng trabaho tulad ng pagsasaka, pagja-janitor, pagwe-waiter at kung ano-ano pa. Dahil sa isang kaibigan, nakilala niyang Santé. At simula nung pinasok niya ang business na ito, umunlad ang kanyang pamumuhay. Guminhawa at nagkaroon ng direksyon. Nakapagpatayo siya ng sarili niyang bahay at mas nagkaroon ng oportunidad na makatulong sa pamilya at sa iba. Nakapagpatapos siya ng mga kapatid at nakabili pa ng sarili niyang bahay. Sinubukan siya Superman ng kanyang nanay. Kasi ba naman di lang sa looks, kundi pati na rin sa kanyang kakayahan at kabutihang loob. Sa ngayon, isa siya sa great leader ng Santé. At malapit na siyang maging EMC. Di lang siyang magaling, kundi guwapo pa. Mapakit, tahimik, pero mapagbiro din naman. Ang aming ipinagmamalaki, ang leader ng Unstoppable Champion Team, ang bunsong kapatid raw ni Piolo Pascual. Isa dahil wala pang asawa, sabog? Okay lang? Hindi ba sabog? Wapo! Ako po kayo, hindi po ba ako mukhang sabog? Hindi! Natatawa ako. Palapa po natin yung aking partner, si Teacher Day, sa ating partner, Joy. Nagulat naman ako sa itong laptop nila, no? So medyo nag-research pa yata talaga sila. Pero ang correct ko lang doon, ako po yung pangalawa sa siyam na magkakapatid. So, magsasaka din po ako, magayang rin po, no? Na-invite din po ako dito. Actually, nung una po, hindi po ako open sa ganito. So, very skeptical ako. So, more than a year bago ako napasali po dito. Yan. So, yung na-invite ako dito, sabi sa akin, makinig kami, nagpapaliwanag. Sabi ko sa nag-invite sa akin, ma'am, tingnan mo naman. Itsura pala na nagpapaliwanag. Nagdidilim na ang paningin ko, hindi nagliliwanag. Sabi ko, pagtapos na kayo mag-usap kung sinong kakausapin mo, punta mo lang ako sa Jollibee, sabi ko sa kanya. And more than a year bago ako na-invite ulit dito, kailangan ko na yung produkto that time. Kasi may sakit ako ng chronic stress. Namin ang ikwento ko sa inyo sa last part kung ano yung nangyari sa akin before. Anyway, welcome po sa Santé Barley. Maraming salamat for choosing to be here. Alam ko sa marami sa inyo, busy, maraming pinagkakabalahan, pero mas pinili niyo po mapunta rito. Okay? So maraming salamat. At yung mga nanonood po sa atin international, welcome po sa Santé Barley Fiesta. So maraming salamat. So panibagong experience ngayon. So ang Santé po ay pag-uusapan natin is more about health. Dalawa po kasi ang programa ng Santé, programang pangkalusugan at programang pangkabuhayan. Okay? Pag sinabi mong Santé, okay, ulitin natin yung household po pala. Pwede po ba paki-silent yung phone natin? Okay? Then kung maaari po, iwasan natin yung paglabas-labas para hindi tayo ma-distract, lalo na po yung mga bago nating guest. Para po, yung pag-usapan natin dito, ma-absorb nila. Okay po ba?
So, yung may mga self, may mga beeper naman, kung pwede, pakita po na po yan. Hindi na po uso yan, okay? So, yung, kung may sasagutin lang po, at importante po yung tawag, okay lang po sa labas. Kasi, baka importante po talaga. And last, bawal po na kasi mamot dito. Okay po ba? So, okay. Pag sinabi mong Santé, ibig sabihin ng Santé, ito yung French word. Ibig sabihin, sa English nito is health. Yan. Pag sinabi mong health, ah, maraming ano yan eh, maraming kakaibad yan. Yung physical health, emotional health, relational health, spiritual health, and even financial health. So, bakit nagtataka? Hindi, madalas na hindi na alam kung ano ibig sabihin ng Santé. Pag sinabi mo ito ay health sa English, sa Tagalog, kalusugan. Eh, kalusugan pala eh. Bakit ba Pilipino company? Ang tanong sa akin, di ba Pilipino company kayo? Bakit Santé? Bakit French word na ginamit nyo? Kasi ang vision ng may-ari ng company, maging global tayo. Ang negosyo natin is global. Para kapangit na mapahingan, kalusugan international. Tama ko ba? So, palakpakan natin yung vision ng mga may-ari ng company natin. Okay? So, ang health also yan, includes niya is energy, stamina, vigor, athletics, lahat yan kasama yan. Kasi, mahalaga kalusugan. Diba? Number one talaga ang kalusugan. Okay? Sabi nga dito sa 3 John 1 verse 2. Ayan sabi, beloved, I pray that in all aspects, you may prosper. Okay? You may prosper and be in good health just as your soul prospers. So, hindi lang tayo basta spiritual. Kinakailangan pati yung financial kasama rin. Kasi yan ang plano ng Panginoon sa atin. Maging blessing tayo. Kaya, very blessed ako talaga sa company natin, sa Santé, dahil dalawang programa tayo. Healthy ka na, wealthy ka pa. Diba? Okay? So, the health is more than just an absence of disease. Nagsimula ang Santé 2001. Okay, nagsimula sila yung program, yung mga part, mga may-ari ng company. Marami silang mga pagsubok na pinagdaanan kasi hindi ganun kadali magsimula ng isang negosyo. Lalo, sobrang laki ng vision mo. Lalo mga Pilipino, di ba mga Pilipino sanay sa minimum? Tama ko ba? Kaya ang hirap kausap ng mga Pilipino. Pag sanay sila sa minimum, pag sanay tayo sa minimum, ang nabibili lang natin, puro minimum. Ang nakakaya natin? Minimum. Tama po. Ang pangarap natin? Alam mo ng utak natin? At kakausapin ka na isang napakalaking vision, hindi magtutukma. Culture siya ang nangyayari. Okay? Kaya marami mga failures sila pinagdaanan. Nagsimula tayo 2007 sa pangungulan ng mga board of directors natin. Okay? Bakit natin pinapakita yung mukha ng mga ito? Para sa mga bago, hindi pa kayo sumasali, kilala nyo na kung sino mga may-ari. Baka mamaya kasi pag-join ninyo sa company, sa programa natin, makita mo na lang sa dyaryo, yung mga may-ari ng company sinasalihan mo, hinuhuli na ng mga pulis. Tapos, maraming mga fly-by-night ng mga company na ganyan, mga hindi mo naman kilala. So dito, yung mga bago, hindi pa kayo sumasali, pinapakilala na namin sa inyo kung sino yung mga may-ari ng company natin. Palakpakan po natin yung Santé. Okay? So, ang vision ng company natin, tayo lang naman maging global provider of premium wellness product and services. So, global talaga ang vision natin. Papunta tayo, global. Magandang negosyo ba ang global? Yes! Yes! Magandang negosyo kahit nandito wala sa Pilipinas, pero we conquer global. Diba? Bakit? Meron ba kayong alam bansa ngayon na walang Pilipino? Diba lahat ng bansa ngayon may mga Pilipino? Diba? Kung na-conquer natin yung buong mundo, bakit hindi kaya i-conquer ng Santé ang buong mundo? Diba? Palakpakan po natin yung Santé. Madali lang po yan, diba? Ang mission natin, kung tama yung mission mo, help people live better lives. Diba? Kaya kung kinakailangan, ibigay mo kung ano yung kaya mo ibigay doon sa tao, sa mga kapwa natin, sa bawat tao makasalamuhan natin. Diba? Hindi tayong pabigat. Tayo yung mag-aangat. Torch bearer tayo. Hope bearer po tayo. Okay? Hindi lang tayo dito basta nagbebenta ng damo, ng barley, at binibenta po natin dito pag-asa. Hope in a capsule, hope in a sachet. Okay po ba yun? Yes! Ito po ang value natin. So, ang value natin is sincerity in helping others. Hindi yung pag may kailangan ka lang, tsaka ka magaling. Kinakailangan sincerity. Sincere ka dapat sa mga ginagawa natin. Pursuit of excellence, hindi pwede na. Kinakailangan, sobra pa. Diba? Yan lang ba kaya mo kinakailangan. You must do the thing you think you cannot do. Okay? Gawin mo yung mga bagay sa palagay mo, hindi mo kayang gawin. I-challenge mo yung sarili mo. Okay? So, if you start working your fear will disappear. Tama ba? Yes. Kapag bino-workout mo yung mga tabagay na kinatatakutan mo, kagaya ko, takot na takot ako dati dito nung humarap sa tao. Ah, meron po akong chronic shyness before. Pero, na-overcome natin yon because of this program. Okay? So, courage to try new things, humility and truthfulness in our action, positivity in any situation, and celebration for every win.
Today is our celebration, kaya meron tayong Barley Fiesta or Santé Barley Festival. Ang fiesta po is a Spanish word of festival. So isa lang po siya, huwag kayong mag-confuse, okay? So sineselebrate lang natin. Every Monday is a celebration, kaya grand party tayo. Kasi everyday, winner tayo, tama ba? Yes! Everyday, kaya nga tawag natin dito puro good morning. Bakit good morning? Kasi ang good morning, simbolo to ng bagong pag-asa, bagong umaga. Diba? Kasi pag sinabi kong good evening o good afternoon, baka inaantok na kayo. Tulugan nyo na lang akong bigla. Tama po? So dapat lagi good morning para laging masigla. Okay? So, bakit kinakailangan natin, bakit gusto natin maging healthy? Why do we need to be healthy? Ito po yan. God must be glorified in our body. Do you agree? Yes. And our body and spirit are closely related, each affecting the other. It allows us to enjoy long life. Kasi ang dami kong kakilala, haba ng buhay nila, pero hindi nila na-enjoy yung buhay nila. Bakit? Naka-wheelchair. Tama ba? Tumagili lang, hindi kaya. Maganda, mahaba ang buhay mo, pero healthy ka. Tama ba? Na-enjoy mo yung buhay mo, yung haba ng buhay mo. Okay? It allows us to enjoy long life. It allows us to fulfill our roles and responsibilities to our families. And who rely on us? Di ba lalo kung ikaw yung breadwinner sa pamilya ninyo? Kapag ikaw nagkasakit, una maapektuhan, trabaho mo. Pag naapektuhan ang trabaho mo, ang susunod maapektuhan, kita mo. Pag naapektuhan yung kita mo, pamilya mo. So mahalaga po ang kalusugan. Okay? And it allows us to complete God's mission with excellence. Okay? So, paano naman tayo magiging healthy? Bakit gano'ng kahalaga ang kalusugan sa atin? Kasi ito, nakuha ko to, year 2000 pa itong clippings na to. Sinasabi dito, saan mapapunta yung kalusugan ng Pilipinas? Kaya kinakailangan na makatulad natin mga health worker ang tawag sa atin. Okay? Hindi natin kalaban yung mga doktor kung hindi katulong natin yung mga doktor para magpalaganap ng kalusugan. Okay? At nagbibigay din tayo ng kabuhayan. Sinasabi dito, saan papunta yung kalusugan ng mga Pilipinas? Kasi 10 years ago or 20 years ago, karamihan ng mga doktor nag-aaral maging nurse para mag-ibang bansa. Ang naiiwan ngayon sa atin, karamihan wala ng mga doktor at karamihan ng mga center natin na nagpapatakbo mga midwife. Do you agree? At ito pa problema natin, hindi naman lahat, pero karamihan. Yan. Di ba yung mga doktor, minsan natingin na lang sa mga pasyente nila, commodity. Pag wala ka naman pera, hindi ka kinakailangan, hindi ka nila ooperahan. Unahin, peperahan ka muna, ooperahan. Di ba? Yun ang nagiging problema natin. At kung meron ka namang insurance or meron kang health card, anong ginagawa sa'yo kahit lang na lang? Total, binabayaran ng atak mo yan, i-avail na natin, sayang yung binabayad. Tama ba? Nangyari hindi. Di ba? So yan yung mga problema na kinakaharap ng ating bansa. Before. Paano ko nalaman yan? Dati po kasi ako sa National League ng mga barangay. Isa po akong administrative staff po doon sa National League. Ito lang naman po yung organisasyon ng 42,000 na barangay sa buong Pilipinas. Nandun po ako sa national level at gumagawa po kami ng programa pang barangay. At ang number one na programa po namin, ito po. Kasama po ito sa 8 thematic areas po namin. Yung number one po talaga, kalusugan. Malalaman mong ma-healthy ang isang barangay o isang lugar kapag ang mga tao dyan, walang namamatay sa sakit. Okay? Isang indicator yon. Okay? So, ano ba mas maganda? Gamutin yung sakit o iwasan yung sakit? Iwasan. Di ba sabi nga sa television, bawal magkasakit. Tama po. Ano yung mga dapat mong iwasan para hindi ka magkasakit? Pwede ba pag-uwi natin mamaya, hindi ka muna hihinga? The air out there. Pwede ba yon? Baka kabilang kanta pala, matigas ka na. Tama po. Kasi bakit? Subukan mong tumayo sa isang mga isang oras, kalikutin mo yung ilong mo, anong kulay? O yung baga mo, kaya mong kalikutin? So ibig sabihin yung pollution at yung radiation, dati yung araw, pwede ka magpainit sa araw, ngayon hindi na. Do you agree? Pwede ka na maging cause ng cancer. Ano pa? Ito yung tumama sa akin dati, stress. Okay? Stress. Napakatindi. Dalawang klase ang stress, isang acute at isang chronic. Yung tumama sa akin, chronic. So ibig sabihin dito, stress, especially with chronic, pinapahina na yung immune system natin. Karamihan ng mga tao ngayon, stress. Okay? It increases one's risk of infections. So, ano ba po? Maraming mga cause yan. Ito, heart disease, memory loss, sexual dysfunction, and cancer. So, bahala na kayo mamili kung anong sakit ang gusto nyo doon. Okay? So, ano po? Mga buntis, kapag stress pala yung magulang, yung bata naapektuhan. Nagkakaproblema rin pala yung bata. Tama? So, napakahalaga po niyan. Ayan, nakakabulol eh, no? Schizophrenia.
Yan, so marami mga bata ngayon, pakakapapanganak pa lang, may diferensya na. Tama po ba? Because yung lifestyle natin ngayon is very stressful. Okay? So ano ba po? Ito ba po? No? Stressful words increase heart disease. Pag sinabi mong heart disease dati, pang matanda lang yan eh. Ngayon, pati mga bata, nagkakaganyan na. Diba? So, cancer, ano ba po? Skin diseases. So, yung psoriasis. Diba? Nag-trigger yan ng, ano, because of stress, nag-trigger yan. Nakakita na ba kayo ng psoriasis? Diba? Pamilyar ba kayo sa psoriasis? Pag medyo social ka, psoriasis. Yan, sabi ni Ernie Baron, sorry as is. Kasi wala po talaga gamot doon. Yung po yung balat no, no? Autoimmune kasi yon. Okay, yung balat no, nagtutuklap-tuklap na nagpuputi-puti. Ano si Thomas noon? Hindi po nakakahawa yon. Kahit halikan mo siya, kahit yakapin mo siya, normal lang yon. Hindi po nakakahawa yon. Kasi hindi naman tayo kagaya ng ahas na pag nagtapalit ng balat, di ba, buo-buo. Di ba ganun yung ahas? Kasi ang pangit naman, tingnan nyo, buo-buo tayo na parang ahas dito. Di nagkala tayo lahat dito. Uy, mukha si Marito ah, di ba? Ang pangit tingnan, tanga po. So, yun po, no, si Thomas noon, kapag yung buhok mo, yung balang-ubak mo nakatago, ibig sabihin, normal yon. Pero kapag yung balang-ubak mo nakalabas na sa kilay, nakikita na dito, no, sintomas na po yun na may psoriasis ka. Ano ba po? Kapag yung siko mo nagpuputi-puti na nagtutoklap-tuklap, no? Yung iba tinitignan. Yan, parang ganun, pinapakita ni Mami. Akala ko pinapakita ni Mami, no? Tinitignan lang pala. So, yung simple pa, eh, no? Pag nagpuputi-puti na nagtutoklap-tuklap, sign na po ng psoriasis yun. Okay? Pero pag naging itim, no? Libag lang yun. Hindi na kailangan ng bali yun. Hilo lang katapat nun. Okay? So, ano ba po? Link sa cervical cancer because of stress. So, napakarami pala pinagagalingan ng sakit because of stress. Okay? So, ano ba po? Eh, sinasabi natin, life may never be the same again kapag ka yung loved ones mo eh meron ng sakit sa puso. Kasi para sa may bomba, hindi mo alam kung kailan at saan siya atakihin. Do you agree? At ang problema natin is strong occurring children too. But treatment guidelines for children are not available. Kaya ginagawa po dyan, sa Philippine Heart Center, ginagawa lang po dyan, hinahati-hati yung gamot, yun yung pinapainom sa bata. Okay? So, iba yung doktor ng bata, iba yung doktor ng matanda. Di po ba? So, ano ba po? Akakala natin ang bata pag mataba acute, hindi natin alam, acute pala yan. Obese, sakit po pala siya. Hindi siya maganda. Kapag ang bata obese, prone siya sa diabetes. Kapag prone ka sa diabetes, prone ka sa heart disease. Kaya 80% na dinadialysis, may diabetes. At 80% na may diabetes, may heart disease, dinadialysis. Okay? So, kaya sabi po yan, heart and kidneys goes together. Ano po? So, ayan. So, mahaba-haba po ano yan, mahaba-habang gamutan po pag sinabi mong sakit sa puso. Di ba yan ngayon number one na ikinamamatay ng mga tao sa buong mundo? Tama po? So, yan ang kinamamatay. Heart disease is a lifelong illness and as such will require commitment to lifestyle changes. Kinakailangan mo talaga na pagbabago sa pati yung pamilya mo, hindi lang ikaw. Kinakailangan ng life support. Okay? So, kaya sabi dito, stroke equal bankruptcy. Mag-invest daw tayo sa kalusugan. So, mahalaga po ang kalusugan. Okay? Mahalaga po siya, kalusugan natin. Ano po? HIV, B positive. Akala natin ang HIV nakukuha lang sa pagkikipagtalik at pagsasali ng dugo. Hindi natin alam, nakukuha po pala siya sa isang uri ng chemical, kung tawagin niyan, benzene, sodium benzoate, benzoate acid, benzoate nitrate. Saan po nakukuha yun? Isang uri ng parasite na nakukuha sa mga preservative na kinakain po natin. Okay? Yung mga, mapapansin niyo, mga sino dito nakakain na ng dilata? Wala pa? Sino dito nakakain na ng lata? Di ba lahat tayo, pag kinagilan mo yan, di ba may mga residue ng lata yon? Tama po? So, mapapansin mo, ang tagal bago ma, pero pagka kinain mo na, binuksan mo na, mamaya lang bulok na. Tapos, so ibig sabihin, ano nagpatagal doon? Yung preservative. Kaya sabi dito, ayan, sabi sa baba, masana, eto, ayan, sabi dito, young people eat more fast food, drink more bottled water, use more food supplement, and get more dental work. Bakit kasama yung dental work? Mahalaga po ang dental work, ang ngipin. Kasi kung bubuhat, kung kuhukay natin yung mga ninuno natin, karamihan sa kanila, matagal na patay, buo pa yung ngipin. Tama po? Kasi part ng immune system yan eh. Number one part ng digestive system natin. Okay? So dapat ginong mo yan. Hindi lunok, hindi puro lamon lang ha. Dapat ginong mo yan muna bago lunokin. Ang problema sa mga Pilipino ngayon, buhay pa, wala ng ngipin. Tama po? O, kaya medyo hirap tayo ngayon. Ano pa po? Yung mga food, mga pagkain natin ngayon, mga instant, di ba? Mga food, mga tawag dito, mga fast food chain. Sino dito mahilig kumain sa fast food? Jollibee, McDonald's, Chowking, ganyan. Di ba?
yung mga mahilig sa ganyan, pag ni-research mo yan sa internet, kasama yan sa top 10, no? Cancer-causing foods. Kaya anti-cancer po yan. Okay, tuloy nga lang, anti-cancer naman po yan. Bakit sa anti-cancer? Antay-antay ka lang, magkaka-cancer ka na. Okay? So ano po? Yung mga funeral water natin, sino dito nakainom na ng funeral water? Yung purified mineral water. Kaya funeral water. Di ba, kusya na, ano? Kusya na ang tawag dito, kusya na mga colon cancer. Because of, di ba yung mga dioxin na pinatawag, lalo na pag naiinitan. Tama po? So ano po? Mga food supplement, hindi lahat ng mga food supplement safe sa katawan ng tao. Okay? Hindi po sinasabi dito. Vitamin supplement, lalo na kung mga binibili nyo, synthetic. Ano ba maganda? Natural or organic? Synthetic or chemical? Chemical or natural? Natural, di ba? So yung mga marami ng pag-aaral dito na kapag gumagamit ka pala ng mga artificial or synthetic food supplement, mas pinapabilis yung pagkamatay ng tao. Okay? Hindi ka nakakatulong yan. Okay? So ano po? Yung mga painkillers na nilinig sa mga hypertension sa mga kalalakihan. Ano ba po? Ito pa po matindi. Yan, yung mga beauty products, ingredients na nakapagpapababa ng antibiotic resistance sa mga babae. Di ba, familiar kayo dyan, yung lead content na tinatawag sa makeup, sa lipstick. Tama po, delikado yan sa mga babae. Pero boys, mas delikado sa atin to. Di ba? Tama ba? Do you agree, guys? Di ba, pag humalik tayo, minsan napapalunok pa tayo. Tama ba? Kaya bago kayo humalik, tanungin nyo muna, unleaded ba yan? Di ba? So ano po? Ito hindi natin kayang hindi natin na kaya iwasan yung ating mabilis na pagtanda, yung premature aging. Mamaya makikita nyo yung dating ako, tsaka ako. Yung tinatawag na premature aging. Tatay ko ba yun? Yung makikita yung picture mamaya. Okay? Habang nagkakailan tayo, meron tayong tinatawag genetic theory, pre-radical theory, hormonal theory, iba't ibang teorya po yan. Okay? Ang mga Pilipino kasi mahilig sa pre. Kaya yung makinakaya natin, puro pre-radicals. Di ba? So ano ba po? Kapag iba't ibang sakit din yung na-accumulate natin, meron tayong breast cancer, colon cancer, diabetes, heart disease, high blood pressure, osteoporosis, at iba pa po. Okay? So bahala na kayo mamili kung anong sakit ang gusto nyo sa mga sinabi ko. Okay? Para may iwasan yan, dalawa po yan. Number one, anti-aging. Okay? Ayon anti-aging treatment, natural way, tsaka artificial solution. So dalawa po yan. Yung artificial solution, ito po yung kay Vicky Bello, magpaparinkle, magpaparinkle. Kaya lang, mukha ka ng bata, kaya lang pakaramdam mo, di ba? Mahina ka pa rin, mukha ka pa rin matanda. Tapos, kung ayaw mo naman doon, ito naman, another solution. Building a bionic man. Ano yung bionic man? Di ba nagsimula lang dati sa pustiso, sa putol na pa, ganyan. Ngayon, pag kailangan mo ng spare, available na po siya. Okay, mga artificial organ. Kung kailangan mo ng spare, eto po siya. Oh. Available na po sa market yan. Baka gusto niyo bumili. Okay, kung kailangan niyo ng spare. Halimbawa, broken hearted ka, may bionic heart na. Di ba? Kapag naman, makakalimutin ka na, may bionic brain na. Okay? Bionic ear, may hinapanilig mo. Ano ba po? Bionic tongue, wala ka ng taste. Bionic lang, sunog baga ka. Ano ba po? So marami po yan. Bionic arm, bionic kidney, bionic liver, bionic stomach, bionic legs, and bionic anus. Kung meron kang Almoranas, good news. Di ba? May bionic pwet nang mabibili. Okay? So ano ba po? So balik tayo sa number one, antioxidant. Ano ba yung number one, yung antioxidant na pinag-aralan ng mga scientists? Alam yung pinag-aralan nila yung more than 200 na mga antioxidant. At ito po yung nanguna. Okay, number one, prunes. Prunes, nasa 5,000 po yan. Yung raisins, kale, familiar ba kayo sa kale? Broccoli, yan yung broccoli. Okay, spinach, and grapes. Yan po yung top 5. Matataas po yung kanilang orak value. Kaya kung kumakain ka palagi na mga ganyan, okay po yan. Pero nakakagulat, ang maganda po dito, no, nalaman nila ang barley grass pala. Umaabot pala ng 25,500 per 100 grams ang kanyang orak value. Kahit pag samasamahin mo pa siya, hindi niya kayang abutan. Palakpakan naman po natin ang antibody. Okay? Kaya sabi nila, no other food can give you this antioxidant protection. Ganon katindi yung ating produkto. Okay po? Ang nag-aaral lang naman dyan, pinangunahan lang na isang hapon. Pag sinabi natin hapon, medyo mataas yung integrity nito. Do you agree? Papipilihan kayo bilang produkto between China and Japan na nabibilihin nyo. Di ba Japan? Pilipino at Japan na nabibilihin nyo. Japan pa rin? Diba? So hindi ko naman kayo masisis eh. Di ba? Sino ba si Dr. Yoshidi Hagiwara? Si Dr. Yoshidi Hagiwara isang scientist, pharmacologist, inventor, and entrepreneur. Siya po yung nanguna sa pag-aaral ng barley. More than 200 plants ang kanyang pinag-aralan. At ito po natuklasan niya. Ito lang daw po yung nag-iisang vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age.
mula bata hanggang pinaka matanda. Di ba iba nga yung gamot ng bata, iba yung gamot ng matanda? Do you agree? Yes. Pwede ba sabihin, lola, lola, tiki-tiki mo na, tiki-tiki. Di ba pwede, di ba, no? Pambata lang yun. Ama, baka sampalin mo yung apo mo. Tama mo ba? Di ba? Okay, samantalang ito, sa isang sachet, kanawin mo sa isang baso, banding kayo ng apo mo. Tama? Ganong kaganda yung barley natin, ganong kaganda yung produkto natin, palakpakan naman natin yung Santé. Okay? Ang tawag po yan, total complete food. Nung hinanap ko po ito sa internet, ang kanyang scientific name is Hordeum vulgare. Kaya vulgar na po ito. Okay? Hindi pa tayo pinapanganak, vulgar na po yan. Kasi bakit? 37 times lang naman siya binanggit sa Bible. Okay? So, kompleto po siya ng vitamins, minerals, amino acid, no? Kompleto enzymes plus, and yung fiber. Mahalaga ba yung fiber? Yes. Yung fiber, ito yung walis sa katawan natin. Pag kulang ka ng fiber, constipated ka. May kilala ba kayo nga lang, constipated? Tatlong araw bago madumi, sandlinggo bago madumi. Aganda-ganda ng mukha, aganda-ganda ng damit, aganda-ganda ng cellphone, pero hindi nadudumi. Di ba? Oh. Kapag kaganoon ang problema mo, acidic ka. Pag acidic ka, magkaka-gastritis ka. O dadaanan ng mga dumi ngayon yun, yung gastritis mo, magiging infection, magkakabuhol ka. Colon cancer ang uwi mo. Okay? So kulang ka ng fiber. Yun yung pinakawalis sa loob ng katawan natin. Kaya napakahalaga ng fiber sa barley. Kaya nga yung iba dito, nagtataka bakit nung uminom sila ng barley, nagdumi. Di ba nga naman, tatalakayan natin yan. So napakaganda po ng ating, lahat yan, no? Lahat ng mga kinakailangan na sustansya ng ating katawan, nandito na. Nasa barley na. Kasi yung katawan natin, parang makina lang naman yan eh. Kapag yung makina naka-design para sa krudo, lagyan mo ng tubig yung makina, masisira ba? Di ba? Oh, yung makina, yung katawan natin is organic, lagyan mo ng mga synthetic, hindi ba masisira? Di ba? So, kaya kinakailangan i-repair natin using Santé barley. Okay? So, ang maganda pa dito sa Santé, ang maganda pa sa barley, USFDA mismo nagsabi na kapag gumagamit ka ng barley or sinasama mo ito sa pang-araw-araw na pagkain mo, nire-reduce niya yung risk sa coronary heart disease. Yun yung number one na kinamamatay ng tao. Diba? So, kung lagi mo pala ito, may iwasan mo, doon ka na sa cancer, hindi na dito. Diba? Hindi, kasama rin yung cancer. Diba? At ang maganda rito, pati yung LDL, yung low density lipoprotein natin, pinapababa din, nire-regular din. Yun yung bad cholesterol na tinatawag natin. Okay, ano po? Ang maganda pa sa barley, no? May mga pag-aaral sa ibang bansa, lalo na public, ano to, public library po ito sa US noong 2013. Pinag-aralan nila yung wheatgrass. Meron silang bagong natuklasan na journals about, may bagong journals na natuklasan na itala, 313 about wheatgrass. Spirulina, pangilan ba kayo sa spirulina? Ang spirulina, 1097. Ang ganoderma, pamilyar din kayo sa ganoderma? Maganda ang ganoderma, kaya lang 1,200 lang ang bagong tuklas sa kanila. Okay? Ang resveratrol, pamilyar kayo sa resveratrol? Ganon din po yung barley. Ang barley grass, 7,607 ang bagong journals na naitala noong 2013. Pinapalakpakan ko yun. Ganon kaganda yung ating produkto. Ang maganda pa po dito, no, hindi lang basta barley grass, hindi lang ito sa likod bahay, hindi lang ito sa mga buhay, hindi lang ito sa probinsya. Kinuha natin yung pinakamagandang barley sa buong mundo. At matatagpuan ito sa Canterbury, New Zealand. Ito po yung pinakamalinis na bansa sa panahon natin ngayon. Bakit? Mas marami pa yung baka at tupa kaysa sa tao. Okay? At yung lupa pinagtaniman dito, volcanic soil, sobrang taas ng mineral content ng ating pinagsasakahan na barley grass doon sa ibang bansa, sa New Zealand, sa Canterbury. Okay? Hindi lang basta sinabi natin organic, hindi lang sinertified natin, certified tayo ng BioGrow, at pati yung mga may-ari mismo ng company, nagpunta mismo doon sa New Zealand para siguraduhin number one talaga sa merkado ang barley na i-market natin. Palakpakan natin yung sector. Okay? Ang maganda pa rito, no? Ang maganda pa sa barley, ang maganda pa sa Santé, certified po tayo ng mga kapatid natin, mga Muslim. So, ibig sabihin, walang masama, walang makasasama sa katawan nila ito kapag ginamit nila yung barley natin. Okay? So, napakaganda po ng produkto natin. Ang maganda sa produkto natin, palagi tayo nagdadagdag. Diba? Meron tayong powder juice, meron tayong capsule, meron tayong kape, iba't ibang klase ng, meron tayong choco, para sa mga gusto magpapayat, meron tayong green tea, gusto naman pala ng muscle, meron din tayong whey barley. Meron din tayong barley soup. Ayan, barley soup pala, hindi soup. Barley soup, hindi siya barley soup, di ba? O, yung barley soup natin, meron maganda dito sa barley natin, may goat milk siya. Yun yung sikreto ni Cleopatra dati. O, yung gatas ng kambing. Okay, kaya napakaganda ng utis ni Cleopatra. At meron din po siya papaya extract at barley. Yung papaya extract, yun po yung nagpapaputi. Okay, kaya kung gagamit ka niyan, dapat pantay. Kasi pag hindi pantay, magpapachi-pachi, baka magmukha kang Dalmatian. Okay? So, kinakailangan pantay ang paggamit. Okay?
So na po, marami pa tayong mga produkto parating. Hindi lang po ito. Diba, nilaunch na, mayroon na tayong pre-launching, pinasabi na sa atin yung toothpaste. Sino ba dito nag-toothbrush? Paminsan-minsan, diba? Lahat naman nag-toothbrush, diba? So, meron tayong toothbrush, meron tayong toothpaste, diba? Para sa lahat ng mga produkto, hindi natin tatalakayin lahat to. Atin kayo every Thursday. Kay Ma'am Bing, pagkalinawan. Palapan natin sa Ma'am Bing. Okay? So, ang maganda po sa Barley, hindi maiwasan, sobrang ganda ng produkto natin na i-feature lang naman tayo sa iba't ibang pahayagan. Okay, na i-feature lang naman tayo sa Diabetes Magazine. So, iba't iba, hindi lang yan. Sobrang dahil pa yan. Diba? So, sobrang ganda kasi ng produkto natin. Sobrang ganda kasi ng ating produkto. Kaya, na-feature tayo, nabalitaan. Kaya, hindi maiwasan ni Kuya Kim, gumamit na rin po siya. Okay, palakpakan naman po natin. Okay, so, si Piola Pascual, ganun din natin. Ang sabi niya, I want to be complete. Kasi, from A to Z, ang kanyang vitamins. Kaya lang synthetic. Diba? Ngayon, sabi niya, I'm on grass na rin po siya ngayon. Diba? Ayaw mag-play. So, di ba, partner na natin si Piolo Pascual dito? Kasi bakit? Ang pagkain natin, ang barley natin is total, complete food. Okay? So, kaya, dati, I want to be complete. Hindi nga siya kompleto dun eh. Di ba? Wala namang enzymes, wala namang amino acid. Yung centrum. Okay? Ang maganda rito sa atin, kompletong-kompleto na siya. Di ba? So, ang maganda po rito, welcome to sa, dito naman po, no, sa business na natin, na paano ka naman ngayon kikita? Gumawa yung programa yung Santé ngayon, yung programang pangkabuhayan natin, paano ka ngayon kikita o paano ka ngayon magninegosyo gamit ang produkto ng Santé? Na kung saan, later on, yung ginagamit mo, libre na lang. Okay ba sa inyo yun? Yes. Hindi ka na gumagastos, kumikita ka na, nakakatulong ka pa, yung panggamit mo, libre pa. Okay ba yun? Yes. So, gumawa tayo, meron tayong sistema na tinatawag, ang tawag yan is networking, network marketing or multi-level marketing. Sa iba, huwag mo na magdidilim yung paningin ninyo. Kasi katulad ko rin kayo nung una. Kapag sinabing networking, nag-walk out na ako. Okay? So, palagang lumalabas ako na nung hindi ko pa ito naiintindihan. Alam niyo, ang network marketing pala, ito yung napakagandang sistema na ginagamit ngayon ng malalaking company sa buong mundo. Kasi kung titingnan natin yung pinagagalingan na kita ng tao, nahati lang po ito sa apat. Kung babasahin niyo po yan, yung pangalan niya is cash flow quadrant. So, dito po, tinatawag dito sa first quadrant natin, dito sa isang quadrant na to, yung employment. May trabaho ka. May kita ka. Pag wala kang trabaho, may kita ka kaya? Wala. Di ba? So, pag may trabaho ka, no work, no pay. So, pagdating dito sa pag-asenso, malabo po dito. Okay? Yung iba naman, nagsisimula sila ng small business. Ano yung small business? Sari-sari store. Wala po akong alam na sari-sari store na naging grocery store. Do you agree? Meron akong alam, grocery store, naging sari-sari store. Nalugin niya rin. Di ba? So dito po, self-employed or small business. Dito, marami kang kita. Halimbawa, nagtayo ka na sarili mong, clinic, doktora ka or doktor ka. Marami kang pasyente, marami kang makita. Marami kang kita, di ba? Pag wala kang pasyente, may kita ka kaya? So nakabase pa rin sa'yo dito. Dito, sarili mo yung trabaho. Dito may trabaho ka, dito solo ka dito. Solo entrepreneur dito. Okay? Dito naman sa tinatawag na big time business. Sa first quadrant, ito yung quadrant na to. Okay, sa quadrant na to, alam niyo ba ang negosyo? Pag sinabi mong big time business, lahat ito sa tatlo. Sinasabi yan, traditional business. Sa traditional business, kinakailangan mo ng 3E. Expertise, excess cash, tsaka experience. Alin man sa tatlo na yon, possible bang hindi ka malugi o hindi ka makapagsimula ng negosyo? Expert ka sa isang bagay. No? Expert ka sa isang bagay, marami kang experience, wala ka namang excess cash, makapagsisimula ka ba ng big time business? Hindi, di ba? So, alin man sa tatlo na yun, possible malugi yung iyong negosyong sisimulan. Pangalawa, meron tayong tinatawag na franchisee. Sa franchisee, hindi mo kinakailangan ng experience or expertise. Kinakailangan mo naman dito ng excess cash. Ano naman excess cash? Ito yung marami ka dapat pera. Kasi binabayaran mo na yung sistema. Halimbawa yung mga Jollibee. Magkano ang franchise yung Jollibee? 25 million na lang. Dati kasi 36 eh. No? Magkano? 35. O, 35 million. Sino dito may 35 million ngayon sa bangko? Taas ang kamay. So wala. So kalimutan natin yung franchise. Si meron mas mababa, 150,000. KFC. Familiar kayo? 150,000 lang KFC. Yung nakikita nyo sa mga mall, yung mga stainless na food cart doon. At tinda mo, Kikia Fishball Calamares. Di ba? Kaya KFC, 150,000. Pero ganun pa din, di ba? No, tindero ka pa rin doon. Tama po, yung huli na lang yung tinatawag na multi-level marketing. Okay, sa multi-level marketing, hindi mo kinakailangan ng experience, hindi mo kinakailangan ng excess cash,
hindi mo rin kinakailangan ng expertise. Pero yung kinikita ng mga traditional tsaka ng mga franchisee, pwede mong tapatan, pwede mong paglagpasan. Okay? Palakpakan po natin yung sistema natin. Okay? Ano naman pa ulit mga guys? Ito pwede natawag na investors. Ito yung mga tao hindi na nagtatrabaho para kumita. Bakit? Yung pera na nagtatrabaho para sa kanila. Huwag muna natin pag-usapan yan, dyan tayo papunta. 2 to 3 or 5 years from now. Kagaya ni Akbal, di ba? Isa sa mga investor yan. Palakpakan naman natin si Akbal, di ba? Okay, so naman, ibig sabihin ng network marketing, ang network marketing or multi-level marketing is just a system. Isa itong sistema of moving products from factory, consumers through an organization of retailer, users, and network builders. So dito po, no, makita nyo na yung programa natin, kahit mag-join ka hindi, okay lang. Okay lang po, walang pilitan dito. Pag nagustuhan nyo, pagtutulungan natin. Pag hindi nyo naman nagustuhan, wala pong pilitan. Okay po ba yun? Sa mga first time. Okay po? So ano po? Paano ka magiging business partner dito? Kinakailangan mo lang bumili ng anumang produkto dito. Any product package. Huwag muna magdidilim yung paningin ninyo. Kasi yung iba nagdidilim yung paningin, lumalabas, nagdududuwal, nagsusuka kapag pinapakitaan namin ng ganito. Okay? Pag sinabi mo kasi business, pag sinabi mo negosyo, kinakailangan mo ng kapital. Tama ba? Tama po ba? Do you agree? Kasi yung kakilala ko, meron akong alam na negosyo, laway lang ang puhunan. Pero kung titingnan mo siya, puro laway lang din naman ang bumabalik sa kanya. Di ba? Ang malupit, baka panis na laway pa. Di ba? So kung laway lang puhunan mo, baka laway lang din ang bumalik sa'yo. Pipili ka lang dito. Meron tayong starter pack, 4,538. Pero huwag ka mag-alala, ang produkto makukuha mo, 4,650. Naglabas ka ng 4,538. Ang maganda dito, nakuha mong produkto, 4,650. Lugi ka ba? Panalo ka na, di ba? Panalo na, di ba? Sa Builders Pack Class natin, naglabas ka ng 15,988, 19,520 ang nakuha mong produkto. Panalo ba? Di ba? So huwag mo na magdidilim ang paningin ninyo. Para sa mga negosyante dito, kung gusto mo naman, discount ka lang, dito ka lang, wala nang pilitan. Di ba? Okay lang po ba yun? So, Extreme Pack, 37,988. Mamaya, kahit wala kang ganito, palilitan namin sa paningin mo ito mamaya. Okay? Napapalit namin dito to. At kung gusto mo naman, Ultimate Pack, 88,988, ang maganda rito, franchisee ka na po pag yan ang binili mo. Okay? So, yan po yung mga product package natin. Ito yung mga nilabas mo, isa 45 tsaka 38. Madali lang tandaan, 45, 38. Diba? So, pag hindi ka bumili, meron ka 45 tsaka 38. Diba? 4538. Di ba, agree? Yeah. Madali lang tandaan yan. Ano lang siya? Para madali mo tandaan. Meron ka 4,650. Bumili ka ng produkto, ang maganda rito, meron ka pa mga benefits. Di ba, bumili ka lang ng produkto, product package, may benepisyo ka pa. Ano mga benefits ngayon na makukuha mo? Ang maganda rito, meron ka ng discount coupons na kasama. May bad-bang klaseng coupons yan. Okay? So, meron mga sabon, basta makikita nyo lang sa product package natin. And then, meron ka pang 30 to 50% discount. Lifetime. Maganda ba yon? Yes. Kaya pala dito sa Santé, ang daming tao lagi kasi araw-araw sale. 50% yung produkto natin. Di ba? Sa mga mall nga, mag 20% lang sila. Traffic na yung ads eh. Do you agree? Samantalang dito pala sa Santé, 50% everyday sale. Di ba? Kaya napakaganda pala na business dito. And meron tayong libreng training. Libre yung mga training natin, libre yung mga doktor natin. Attend lang tayo. Na-attend lang tayo, libre yun. Kasama na sa 4538. Para ka lang pala nag-enroll. Ang maganda dito, libre yung mga doktor natin. Pag-attend ka na natin ng mga doktor, magiging MD, PhD ka din. Mukhang doktor, pero hindi doktor. Di ba? So yung agandahan dito. And meron ka ng personal website. Magkano paggawa ng may website? Dito may website ka ng sarili. Diba? And meron ka ng business opportunity, airload distribution, mobile business system, online business system, and global pa yung sistema mo. Hindi ka na mag-iisip. Kasama na sa binayaran mo. Maganda ba o napakaganda? Diba? Yan ang negosyo natin sa maliit na halaga, global pa ang negosyo mo. Diba? So ano ba po? Paano ka naman ngayon kikita dito sa Santé? Meron tayong tinatawag na ways to earn. Paano ka kikita? Number one, yung retail bonus natin, 50%. Di ba meron ka 50% discount? Baka gaya ko rin kayo noong una, hindi ako mahilig sa benta-benta. Mahihayin nga ako eh. Chronic shyness yung sakit ko before. Sobrang tindi na pagiging mahihayin ko. Sino dito mahilig magbenta-benta? Wala. Di ba? Walang yung mahilig magbenta-benta dito. Pare-pareho tayo. Pero may mga kilala kayo mahilig magbenta-benta. Mga nag-aamon. Matagal na nag-aabono yan, di ba? Nag-boardwalk. Matagal na nag-board yan. Tama ba? Oo. Kasi pagbili lang ka ng sapatos, kailan ka ulit bibili ng sapatos? Araw-araw ba bibili ng sapatos? O, pwede sabihin, kaibigan, pwede bang isama mo yung mga produkto ko sa mga binibenta mo? Okay ba yun?
So, pag ikaw nakabenta, hati tayo sa 50%. Sa'yo, 25. Sa akin, 25. Nakatulong ka ba? Yes. Kumita ka ba? Yes. Masaya ka ba? Yes. Parang hindi halata. Diba? O. Kung ayaw mo naman, kaibigan mo siya or kapatid mo siya, tasan mo, bigyan mo siya 30%. Sa'yo, 20%. Nakatulong ka pa rin ba? Yes. Okay pa rin ba sa'yo, 20%? Yes. Napagod ka ba magbenta-benta? Hindi. Diba, paano kung 10 yung taga-benta mo? 10, 20% yan. Tama po? Eh, paano kung galit ka sa kaibigan mo na yan? Diba, biyanan mo. Hanggang ngayon, masama pa rin loob mo sa kanya. Bigyan mo siya 5%. Sa'yo, 45%. O, diba, ang ganda? Kumita ka na, nakaganti ka pa. So, ibig sabihin, ikaw pa lang, bahala mo laro. Sa 50% discount, mabili-bili sa'yo. Tuloy nyo lang. Sige lang. Ibig sabihin, ikaw pala bahala mo laro sa 50% discount na binibigay sa'yo ng company. At ang maganda rito, walang kota. Okay po ba yun? Eh, saan sabi sa akin, eh, Archie, mahal-mahal naman ang produkto ninyo. Eh, sino mabibili sa amin yan? Patutunayan ko po sa inyo na hindi po mahal yung produkto natin. Okay lang po ba? Yes. Patutunayan ko sa inyo, bakit? Kapag may sakit ka sa mata, malabo mata mo, ano sabi ni isang kalsado? Optin. Yung Optin ba para sa puso? Hindi. Parang sabi ni Chris Aquino para sa puso? Heartbeat. Daw, dalawa na iiramin mo ngayon. Yung dalawa na yun, dumakadaan ba sa atay mo yon? Yes. Para sa atay ba yung dalawa na yun? Yes. Possible ba masira atay mo? Yes. Parang sabi ni Robin Padilla, para hindi masira yung atay mo? Yes. Deeper lover. Boy, tatlo na iiramin mo ngayon. Ang tanong, dadaan ba sa kidney mo yon? Yes. Dadaan sa kidney? Yes. Para sa kidney ba yon? Yes. Possible ba masira yung kidney mo? Yes. Ano sabi ni Boya Kid? Ni Boya Bunda, para hindi masira yung kidney mo? Kidney care. Halatang-halata, nanonood lahat eh, di ba? Para paano natin, ma'am? Yes, salamat tayo ngayon. Pupulot naman kayo para lang tayo. Dami nanonood, ganyan ba sa head office? Para naman natutulog yung mga audience. Nanonood yung mga taga-Dubay natin, di ba? So, pakita nyo naman na alive yung mga dito. Buhay na buhay yung mga audience dito, okay? So, lahat yung dumadaan sa kidney mo. Ang tanong, para sa sakit ba ng ulo yun? Masakit na ba sa ulo pag apat ang iniinom mo? Masakit na sa ulo. Ano sabi ni John Lloyd? Para sakit sa ulo? Ingat! Ba't ka pinag-iingat? Kasi may side effect. Diba? Kaya mag-iingat ka daw. Tama? O. Naniniwala ba kayo walang side effect at biasic? Sino naniniwala walang side effect at biasic? Hahamunin ko. Iinom ako ng 10, kahit isang kahon. Isang upuan lang. Isang kahon ng Santé. Ikaw, iinom ka 10 tableta. Tingnan natin kung di ka mag-isahin. Tama po ba? Kaya ka pinag-iingat ka ni John Lloyd eh. Tama ba? O. Ang tanong, di ba, kada gamot, binibili mo ang Santé. Pag uminom ka ng Santé, lahat ng sakit mo mula sa dulo ng daliri mo sa nakukuha mo sa paa, hanggang dulo ng buhok mo, kayang-kayang lunasan ng Santé. Yeah. Bakit nakalagay sa box ninyo, no approved therapeutic claim? Iba yung no approved therapeutic claim sa no approved therapeutic effect. Okay? So iba yung trademark lang yun ng PIPAD. Kasi pag in-approve na ito ng FDA, hindi na to food supplement, hindi na ito pagkain, gamot na to. Kasi isipin mo, tinanggal yun. May sakit sa puso yung kaibigan mo. Bibili ba isang gamot sa sakit sa puso? Hindi na, di ba? O may sakit sa kidney, barley. Ano magsasara sa mercury? Magsasara. Ang dami na nalulugi pharmaceutical industry ngayon. Kaya palakpakan natin yung barley. Okay? Napakaganda ng ating produkto. So, wala po tayong kota, napakaganda ng produkto natin. Ibig sabihin, kahit wala pong sistema, bibilihin po ng tao yan. Nasa perspective nyo lang po yan. Nasa pananaw nyo lang yan kung paano mo titingnan ang isang bagay. Okay? So, maganda po dito, paano naman Archie yung taga-benta ko? Diba? Tinuruan ko magbenta, nag-member din. Yun ang problema, baka mag-member din. Ang maganda dito, kapag nag-member din, naging registered din yung ano natin, yung taga-benta. Ang maganda dito, meron pa tayong pangalawang kitaan. Kung tawagin nyo naman yun, password bonus o referral bonus. Ikaw nag-report nyo sa tao, bumili ng produkto, dapat may makuha ka? Yes. Kaya password bonus yun. Makukuha mo yun everyday. Kaya ako sa ibang company, sa mga employee, binibigay sa inyo yung bonus every Christmas, kinakalahati pa. Sa Santé po ang maganda, everyday, binibigay yung bonus ninyo. Okay? Dapat patali ka ngayon, mamayang gabi, itetext ka pa ni Bigly, congratulations, kumita ka. Depende sa product package na binili nyo. Kapag yung binili ng kaibigan mo, starter pack, meron kang 300. Kapag yung binili naman ng nakakilala mo, builder's pack plus, meron kang 1,000. Kapag bumili naman siya ng extreme pack, meron kang 2,000. Ang maganda dito, pag ultimate pack, ang binili niya, no, may 5,000 ka pa. Ang tanong, ikaw balik paliwanag. Pero sino kumita?
Di ba nakakahiya yun? Ganun yung negosyo natin. Ganun kaganda yung negosyo natin. Hindi mo kinakailangan magpaliwanag kasi baka pag ikaw magpaliwanag, magdilim yung paningin ng kausap mo. Kasi bakit? Bago ka pa lang eh. Tama po ba? Kaya kung bago ka pa lang, huwag ka nasagot ng sagot sa tanong nung kausap mo. Pamit mo yung apply mo. Pamit mo yung sponsor mo. Tama ba? Kasi pag hindi niya nasagot, yung tanong nung kausap mo, possible, hindi yan mag-join. Negative na agad. Huwag kang magdunong-dunungan. Attend muna, kaya avail nyo muna yung mga trainings natin. By the way, bukas meron tayong training. Ako po ang trainer tomorrow. Okay, ako ang trainer tomorrow. Okay, ang tre-train natin yung pampatapang. Kasi ang training ko, nahati ko sa apat sa grupo ko. Apat po. So, once a week, nag-meet kami. Meron kami pampatapang. Ito yung mga ladder to success. No, iba't ibang mga trainings to. No? Yung ladder to success. Basta pampatapang to. More about attitude. 8 X factors of top earners. Ano pa yung pinatinatalangin namin dito? 8 basta marami dito. Attend kayo tomorrow. Yung geometric road. Yung iba dito. Sino dito naka-attend na? May module 1 natin. Wala pa? Si partner, no? Si partner. So, yung iba, nahihiyang magtaas ng kamay. Yung number 2 ko naman, matapang ka na. Paano ka ngayon mag-invite? How to invite? Sponsorship. Ano yung, ano ba yung duties and responsibilities? Ano ba yung sponsor? Paano ka mag-sponsor ng tao? Prospecting. How to handle rejection. ABC to success. Yun naman, pamparami naman ng tao. Yun naman yung module 2 ko. Sa module 3 ko naman, marami ka ng tao. Ang tanong, may leader ba? Wala pa. Ang tinatalakay naman namin dito, leadership and speakership. Marami kang tao, sinong speaker, wala marunong magsalta. Ano yung mga dapat mong talakayin habang nagsasalta ka? Kagaya na ginagawa ko ngayon. Di ba? So, ganyan po yan. And module 4 ko naman, team building. Okay, bubuhin lang natin sa isang team. Yung team na yan, time management, energy management, emotion management, then yung A, action management, ano yung mga action mo, and kapag gumikita ka na, money management, paano mo i-handle yung pera mo. At kapag paano ka magsisimula dito kung wala ka pang pera, wala ka pang kinikita. Yun po, team building po yun. Yun yung mga trainings natin. And sa darating na July, tama ba July ba? Or yung ating global, annual global business ano, conference natin. Attend tayo doon, bilhin na kayo ng ticket. Attend tayo, mag-invest tayo sa trainings. Abilin natin para global yung business natin, kaya kinakailangan, equip ka. Di ba? Para equip ka. Para pag tinatanong ka nung anon, meron akong partner, parang doktor talaga siya. Okay, ate, lagi atin natin ng doktor to. Sabi niya, upline. Ang sarap pala mag-atin sa doktor. Bakit? Sabi ko niya. Kasi yung kausap ko, nasasagot ko lahat ng tanong. Bakit? Ano ba ang tanong niya? Sabi niya, yung dati constipated ako. Bakit lalo ako naging constipated? May na-experience ba kayo meron? Uminom ng barley, lalo nag-constipate. Ang paliwanag lang doon, kumain ka kasi ng fiber. Halimbawa, imagine nyo lang ito. Itong kwarto na to, ito yung bituka natin, ito yung tiyan natin. At tayong lahat, tayo yung dumi. Eh sabi-sabi tayong lalabas sa isang maliit na pinto. Ano mangyayari ngayon? Magkakapingas-pingas. Tama po ba? Magkakapingas-pingas, hindi tayo kasya doon. So ang mangyayari po doon, tawag doon, temporary constipation. Normal lang po yun. Eh bakit ganun? Yung dumi ko, may kasamang sipon. Ano sagot mo? Sabi ko sa kanya. Matuwa ka kasi, may sipon yung kasama, yung dumi mo. Kabahan ka na kapag yung sipon mo may kasamang dumi. Ibig sabihin, nagka-pre-dentive mo tsaka mukha mo. Kaya I suggest, mag-atid po kayo ng mga trainings natin. Abihin po natin to. Okay? So, ano naman po? So, maganda nila. Paano po yan? Dito po, sino po yung bago dito? Gusto ko makita yung bago dito. Bago lang. Partner, ano, pwede ko ba mahirap pangalan mo? Charlie. Si Charlie. Si Charlie, ganito yan. Halimbawa, ikaw to Charlie. Si Charlie. Okay? Si Charlie, may kakilala ka bang dalawa, Charlie? Meron naman siguro, di ba? Kasi pag wala ka na dalawang kakilala, okay ka na ng bahay nyo. Magmukmuk kasi isang sulok. Tanoy mo sarili mo, ba't wala ka na dalawang kakilala? Ang kailangan lang natin dito, dalawang kakilala lang muna. Sino yung isang kaibigan mo? Na gusto mo i-invite dito. Kailangan nyo na product or kailangan nyo na additional income? Si Mark. Si Mark, napasali mo si Mark. Okay? Dahil ikaw nag-sponsor kay Mark, meron kang 300. Okay? Ito si Mark. Si Mark. May isa ka ba makakilala? Si Ryan. Na-invite mo ulit si Ryan. Na-invite mo ulit si Ryan, meron ka ulit 300. So, di ba ang ganda? Meron kang dalawang 300. Di ba? So, everyday mag-i-invite ka. Ano ba gusto nyo? Everyday may 300? Or every year may 300? Everyday, di ba? So, mag-invite ka everyday para may 300 ka everyday. Di ba? So, ngayon, busy ka. Sumunod na araw, sumunod na buwan. Busy ka. Okay, may 300 ka na, meron ka pang password bonus, yung pangatlong kita natin, magkakaroon ng link to ngayon. Okay, magkakaroon ng link yan, magkakaroon ng tinatawag na pairing or link. Hindi yung kung kanino ka nalilink, di ba? So maganda rito,
may link yung income. Mabubuka lang ng dalawang grupo, left and right lang yan. Okay? So ang maganda rito, nagkaroon ka ng link, may bonus ka pa na 500. Di ba? Dalawang invite mo, kumita ka na ng dalawang 300, may 500 ka pa. Ang tawag naman dyan, infinity bonus. Okay? So, mas marami kayo ini-invite, mas marami. Busy ka halimbawa sumunod na buwan. At tanong, ito bang si Mark at si Ryan, may kakilala rin? May kakilala rin yan, di ba? So mag-i-invite lang din yan at nagdadalawang kakilala. Masaya si Mark ngayon kasi bakit? Yung kinita mo kanina ng 300-300, kinita na nila. Okay? Si Ryan ganun din, kumita rin ng 300-300, kinita na rin yung kinita mo. Okay? Magkakaroon din sila ng infinity bonus na 500 kada link, kada points. So masaya sila. At tanong, masaya ka rin ba? Yes! Dapat lang kasi bakit? May kikitain ka pa rin dyan. Ang sabi ng company, pag may benta sa left, benta sa right, may 500 ka pa. Ito, benta rito, 500 ka pa rin dito. At ang maganda rito, lahat ng napasali mo, no, ang tawag yan, first level mo yan. Okay, first level mo yan. Lahat naman ang napasali mo, ano tawag sa kanila? Second level. Ang galing, di ba? So, second level mo na yan. So, ang tanong, meron ka pa bang pangatlong kakilala? Yes. Meron pa. Sir, anong pangatlong kakaibigan mo? Pangalan ng kaibigan mo? Arvin. Si Arvin, yung kakilala mo, hindi na pwedeng idugtong sa'yo. Yan ang bad news sa Santé. Hindi na sila pwedeng idugtong sa'yo ngayon. Ang gagawin mo dyan, kinakailangan, itulong mo lang siya, pababa. Kaya dito pala Santé, mabilis ang masaya sa mga tao dito kasi bakit? Nagtutulungan. Lahat ng sobra sa dalawang kakilala mo, itutulong mo na lang, pababa. Okay? Dito sa pagkakataon na to, sino gusto mo tulungan? Si Mark or si Ryan? Si Mark. So dito natin lalagay halimbawa yung pangatlong kaibigan mo. Okay? So dito. So ang maganda dito, dahil ikaw pa rin nag-sponsor sa kaibigan mo na ito, first level mo pa rin siya. Okay? First level mo pa rin siya. Kahit, ibig sabihin, kahit na pang 1,000 tao mo na yan, kahit pang 1,000 tao na yan, basta ikaw nagpasali, ikaw nag-sponsor sa kanya, first level mo pa rin siya. Okay? Yan kasi madalas na hindi naiintindihan ng mga partners natin dito eh. Okay? So, lahat ng basta ikaw nag-sponsor, lahat naman ang sponsor nila, second level mo naman yon. Okay? So, ang maganda rito, nag-invite din sila, dumadami pa po sila, no? Invite lang sila ng invite. Ang maganda po dito, no, kada invite nila, may 500 ka pa din, kada link. Okay, so everyday, accounting natin dito. Halimbawa, Monday, may bumili po din sa grupo mo na to, 15. 15 points po yung kinita dito. Bumili, product package. Depende po sa product package. Basta, nag-accumulate ka dito ng 15 points. Sa kabila naman, may bumili naman dito, 10 points. Magkakaroon ka na ilang link? 10 link. Magkakaroon ka ng 10 links dito. Okay na ba sa'yo? 10 times 500. 5,000. Okay na ba sa'yo 5,000 sa araw? Pwede na ba? Pagkape man lang. Di ba? Pagtsagaan nyo na. Ano mangyayari ngayon dito sa walang kapares? Waiting lang siya. So waiting lang yan para kinabukasan. May naghihintay ka na para kinabukasan. Hindi ka pa nagsisimula magnegosyo, meron ka ng 5 tao or 5 coins na naghihintay para sa'yo. So ang maganda rito, yung kaibigan mo na yon, ito, sumunod na araw, Tuesday. Yung 5 na ito, may pumasok naman dito, halimbawa, 10. Sa kabila naman, 7. So ito, magiging 15 points naman dito. Magkakaroon ito na, ilang link? 7 link. May sobra ka na naman? May sobra ka na naman ilan dito? 6. 8. May sobra kang 8 dito. Tinitinan ko lang kung nakikinig kayo. Okay? So, hindi na masama, may kita ka pa rin. So, everyday, ganyan yung income natin. Okay? Nasusunod po ba? Ganyan lang siya. Ikaw man o hindi ikaw nag-invite, basta bumibili sa baba mo, na bumibili, under ng grupo mo, siguraduhin mo lang na under ng lines mo yon at ikaw yung sponsor. Baka mamaya, iba yung sponsor niyan. Nasa upline mo pala. Pinantapat pala sa'yo. Ibang grupo pala napunta. Okay? Kaya kinakailangan, attend talaga kayo ng training para matuto kayo, maging code. Para makita nyo ma-monitor yung negosyo ninyo. Negosyo nyo to eh. Diba? Kinakailangan matuto tayong alin yung negosyo natin. Patakbuhin yung negosyo natin. Okay? So ganyan lang po siya tumatakbo. Everyday po yan. Lahat ng sobra, hindi po siya nawawala. Everyday, binabayaran po sa atin ng company po yan. Nasusunod po ba? Okay? So ito po yung mga points natin. So para magkaroon tayo ng points, diba, iba't ibang produkto natin, iba't ibang product package natin, iba't ibang points din po ito. Pagka po single account, pag starter pack lang, 1 point. Okay? 1 point lang siya. Kapag ang binili naman natin, 3 points. Ito, builder's pack plus. 3 points naman po siya. 3 plus 4 kasi ito. Kapag ang binili naman natin, extreme pack, 7 points naman.
So 7 plus 15 accounts to. 21 accounts ka kagad dito. O, ano advantage sa mga multiple account na tinatawag? Papakita ko sa inyo kung ano yung advantage nung multiple account, ng mga accounts na ito. Okay? So halimbawa, sabihin natin, meron kang 4 na kilala. Na kapag pinakita mo yung Santé, siguradong magugustuhan niya yung negosyo, magugustuhan niya yung produkto. May kakilala ba kayong 4? So sabihin natin, itong 4 na to, 4 na kilala lang. Eh, ang binili mo, starter pack lang, isa lang. Ikaw to. Ang gagawin mo sa 4 na kilala mo, kakilala mo number 1, kakilala mo number 2. Lahat ng sabi sa dalawa, di ba itutulong mo lang? O kakilala mo number 3, kakilala mo number 4. Masaya yung dalawang kaibigan mo. Bakit? Sa halip na dalawa hanapin nila, tigisan na lang. So nagkaroon na kagad ng tulungan. Tama po ba? Kahit na tinulungan mo sila, ang maganda dito, yung 300, 300, 300, 300, sa'yo mapupunta. So 300 times 4, magkano kinita mo? Meron kang 1,200. Pwede naman kita 1,200? Pagtsagaan nyo na. Diba? So magkakaroon din ang link yan, 500, 500, additional 1,000. So total na kinita mo, meron kang 2,200. Ano naman pagkakaiba ng multiple account? Ito yung sa Builders Plus Pack natin. Para hindi kayo ma-confuse, 3 plus 4 kasi ito. No? So gawin muna natin, tatlo muna. Ikaw ito, ikaw din to, ikaw din to. Pwede yan. Okay? So ikaw yan lang, ikaw lahat yan. 3 accounts. Pero pangalan mo pa rin yan. 3 heads kung tawagin namin dito yan. Yung 4 na kakilala mo kanina, ang gagawin mo lang yan, kakilala mo number 1, kakilala mo number 2, kakilala mo number 3, kakilala mo number 4. Yung 4 na kakilala mo, possible ba may kakilala rin tagdadalawa? Yes. Possible ba magpasali sila na tagdadalawa? Yes. Alam ba naman yung dalawa? Eh ikaw, 4 nga. Diba? So, hindi na masama, magpasali sila na tagdadalawa. So, maganda dito, dahil ikaw nagpasali sa 4, mayroon mga 300, 300, 300, 300, may 1,200 ka pa rin. Magkakaroon ka ng link dahil ikaw to, 500, 500, 500, may 1,500 ka pa rin. Sino to? Ikaw pa din. Di ba? Magkakaroon ka pa rin ng 500, 500, 500, additional na 1,500. 1, 5 plus 1, 5. Plus 1, 2. Ano mas malaki? 4, 2 or 2, 2? 4, 2. Pag hindi ka naman natuto, kailan ba naging mas malaki ang 2 sa 4, 2? Di ba? Oh. Ang maganda rito, sino to? Di ba yung dalawa pa rin? May kita ka pa rin ba? Sabi ng company, may sarili kasing left, may sariling right yan. Bubuka lang ng dalawang grupo. Benta sa left, benta sa right, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Ano gusto mo? Binabaril ng 500, ina-arm mo lang ng 500. Ang good news, kapag ang binili mo, Builders Pack Plus, hindi ka arm mo lang itin ng 500. Kasi bakit? Hindi ka lang 3 heads, automatic 7 account ka dito. Minamashing ganda ngayon ng 500. Ganun ang ganda yung negosyo natin. Tatlo lang binayaran mo, ito ang kumikita sa'yo. 7 accounts ka kagad dito. Yan po yung pangatlong kitaan natin. At nasa pangatlong kitaan pa lang po tayo. Okay, meron pa tayong tinatawag na Builder's Bonus. Okay, ano na yung Builder's Bonus? Ito yung pang-apat na kitaan natin. Di ba, meron kang first level, meron kang second level, meron kang third level. So yan po yung ating ano. Ito naman, ang kitaan naman ito, monthly. Monthly na po ang kitaan natin dito. Yung pinamimili ng mga na-sponsoran mo, hanggang sa kailan-ilaliwan nila, yung kakilala na kakilala, o napasali nila, binibilang yan mula uno hanggang katapusan. At bibigyan ka na naman ng panibagong kita sa susunod na every fifth of the month. Okay po ba yun? Paano yan? So, halimbawa, distributor ka pala, ang income mo hanggang fifth level. Lahat na napasali mo, yung first level mo, may 10% ka sa pinamimili nila. Lahat naman na napasali, na napasali mo, meron ka naman 15% sa napasali nila, yung kakilala na kakilala mo. Ito yung second level mo kanina. Eh, di ba mas malaki? Di ba? Mas malaki. So maganda pa dito, yung kakilala na kakilala mo, hanggang fifth level mo, may 5% ka pa din. Hindi 5% sa amount ha. Lahat kasi na produkto natin, meron siyang barley points. Yung barley points na yun, halimbawa, yung box natin, one box ng powder juice natin, meron siyang 100 points. 100 points times 10% kung sa first level siya. Kasi may nagre-reklamo dito, applying, bakit wala ko nakuha ang ano? Wala ko nakuha ang unilevel income, wala ko nakuha ang rebates. Eh bumili na may mga downline ko, one box, hindi sila maintain. Diba? Inactive yung account. Ano ba binili? One box ng kape. Diba? So, kakape ko, diba no? Tigil-tigil naman yung kape, sabi sa kanya. Diba? So, kapag ka naman ang napasali mo, ng 3 hanggang 5, may additional 10% ka pa sa 6th level mo. Ang maganda pa rito, kapag dumadami na tutulungan mo, napapasali mo sa business natin, tumataas din yung position mo. Kanina distributor ka lang kasi nagdi-distribute ka lang ng produkto natin, ng mga product package natin. Ang maganda rito, magaling ka na makapag-deal kasi bakit? 3 hanggang 5 na deal mo eh. So dealer ka na. Okay? Meron ka pang additional na
10% sa 6 level mo. Ang maganda pa dito, kapag ka naman umabot ng 6 hanggang 7 na pasali mo, associate director ka na. Pag associate director ka na, may 5% ka pa ulit sa 7th level mo. Ang maganda pa dito, kapag dumami na naman na pasali mo, director ka na. Pag umabot ng 10 to 12 ang napasali mo, plus 5% ka ulit sa 8th level mo. Ang maganda pa dito, kapag nadagdagan na naman na pasali mo, senior director ka na pag 13 to 15. So, dumadami na naman kasi habang dumadami yung kakilala na kakilala nila, dumadami yan, lumalaki yung possible na income mo. Mamaya may kita niyo yung ano natin dyan. Okay, so 10% ka ulit sa 9th level. Pwede na ba yon? Pwede na? Pag-tsigaan nyo na, hindi na ba kayo nagbenta? Tanong kayo pa rin ba nag-deliver yan? Nag-deliver? Alam nyo ba kung saan bumili? Kilala nyo pa kaya yung mga yan? Hindi na, di ba? Sa akin nga, yung mga partners ko, pang ilang level yung mga partners ko na yan eh, hindi ko na talaga sila kakilala. Actually, wala naman talaga akong kakilala pa naniwala sa akin. Hindi ko naman sila masisisi, di ba? Before. Okay? So ngayon, sila na sumasali sa akin ngayon. Okay? So maganda pa dito, pag umabot ng 16 pataas na napasali mo dito, executive director ka na po dito. At may additional 10% ka ulit sa 10th level mo. Okay po ba yun? Yes! So maganda na po dito, no? Kapag tatlo doon sa 16 na napasali mo, nakapagpasali rin ng tagla-16. So ang maganda dito, gold executive director ka na, plus 4% ka pa ulit up to infinity. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Additional na 4% ka na naman dito. At ang maganda pa dito, kapag doon sa 16, kahit hindi mo sila, yung kakilala, basta 6 different lines yan, no? Basta different lines, 5 doon na different lines, nakapagpasali ng tagla-16 din. So maganda doon, platinum executive director ka na. Ako nandito pa lang po ako ngayon. Pero hindi na masama. Di ba? Hindi na masama. Okay na po yan. No? Masaya na po ako dyan kahit paano. Pero mas maganda kung mapupunta tayo sa di ba? Oh. So, meron ka pa ulit additional na 7% hanggang sa dulo ulit ang wala hanggan. Up to infinity level po ulit ito. Ang maganda dito, kapag ka naman nakapagpasali ka naman, doon sa napasali mo 16 na yun, 7 po doon nakapagpasali rin ng tagla-16, iba't ibang lines ulit yan. So ang maganda dito, plus 10% ka ulit, up to infinity bonus. Okay? So ang maganda po dito, yan yung tinatawag na panglimang bonus sa atin, executive bonus na lang po yan. Di ba ang ganda na yung bonus sa Santé? Yes. Di ba? At ang maganda dito, eto monthly rin ito na makuha. Monthly, may kita ka dito daily, may bonus ka dito monthly, meron din tayo annually, at may mga pa-coachy pa. Kami may kita ninyo. Eto pa example natin, first month, halimbawa, trabaho tamad, first year, sabihin natin, tamad ka. Sa loob ba na isang taon, pwede ka ba magpasali ng 5 kakilala? Yes. O yung 5 kakilala mo na yan, hindi na ikaw nagbibenta-benta niya. Bumibili na lang, panggamit na lang nila, hindi sila nagbibenta-benta. Panggamit na lang nila, monthly. Kasi gusto nilang protection ng yung katawan nila. Kumikita kayo ng 40 pesos per box. Okay na ba sa inyo, 40 pesos? Parang ayaw nyo pa. Yes. Payag na kayo, di ba? No? Kasi mas mayaman ka ng 200 ngayon kaysa nung last month. Tama? Masalamat ka. Kung hindi ka marunong magpasalamat sa maliit, paano ang pagkakatiwala sa mas malaki? Do you agree? Yes. So, sumunod na taon, hindi ka na naging buy. Kaya lang, yung 5 kakilala mo, may kakilala rin tagli-5. Tama po ba? So, yung 5 kakilala mo, bumibili lang din. So, 25 times 60 pesos sa mayan, 15%. Okay, 60 pesos, okay na ba sa'yo? Mas mayaman ka ng 1.5. Monthly. Pwede na, hindi ka nag-overtime. Pag-tsagaw nyo na. Di ba? Pag-tsagaw nyo na. Katsaga-tsaga na po ba? Third level mo, pangatlong taon mo, halimbawa, pangatlong taon, yung ito namang 5 kakilala na ito kasi ginaya ka na rin ng mga ito. Hindi na rin sila nagpasali. Hindi na rin sila nag-invite. Kaya lang, may kakilala silang tagli-5. Bumibili-bili lang din ng produkto. So yung 5 na yan, bumibili lang tag-isang kahon, mayroon ka pa rin 20 pesos kada kahon na binibili nila. Hindi na masama, mas mayaman ka ng 2.5. Pwede na ba yung pambayad mo lang ng kuryente? Pwede na, di ba, monthly pambayad ng kuryente? Di ba? Hindi ka naman nag-deliver yan eh. Tama, healthy ka na, may pambayad ka pa ng kuryente mo. Tama ba? O sumunod, ito naman ngayon, no, yung pang-apat naman ito, itong mga ito, nagpasali rin yung third level mo, meron ka pa rin 20 pesos, mas mayaman ka ng 12,500 ngayon. Okay na ba yan? Pang-kapi man lang? Yes. Pang-kapi na. Sa Hongkong ka magkakapi yan. Di ba? O. So sumunod po, fifth level. So ganun lang ulit, times 5 lang ulit, meron ka ulit 20 pesos, meron ka naman 62,500. Pwede na ba yan? Monthly amortization. Ng mochi mo. Diba? Sabihin mo, trabahong tamad 5 years from now, ito ang kinikita mo dito. Pwede na ba? Monthly. Yes. Trabahong tamad. Pwede na ba? Yes. Trabaho pa ng tamad yan eh. At tingin ko naman sa inyo, hindi naman kayo mga tamad. Kasi kung tamad kayo, wala kayo rito. Tama?
So ibig sabihin, kung masipag ka, pwede mo ba kitain to ng 5 months? Yes! Pwede! Kasi bakit? Monthly ang income nitong unilevel income natin. Kaya mo magpasali ng limang kakilala sa loob na isang buwan? Yes! Kaya, yung limang kakilala mo, may kakilala rin bang lima yan? Yes! Yung limang kakilala mo, may kakilala rin ba yan? Yes! So pwede ka pala kumita ng ganito sa loob ng 5 months lang. Di ba magkano yan? 79,000. Pwede naman sa'yo, mas mayaman ka na 79,000 ngayong buwan na to kaysa loob na ka ng buwan? Yes! Pwede na. Nag-deliver ka pa ba? Hindi na, di ba? So okay na, pasalamatan mo na yan. Ang maganda rito, itong mga ito, may kakilala pa ba yan? Yes. Hihinto ba yan? No. Hindi, pwede mo pahintuin nyo, kumikita nga ng ganito. Baka saksakin ka yan. After mo, bakit mo pahihinto, eh, kumikita ako dito. Di ba? Kanya-kanya pangarap yan eh. Kung ang pangarap mo, kotse, pangarap na na-invite mo, barko. Pwede hindi hihinto yun, di ba? Bibili pa ng dagat yun, sa'yo gagamit yung barko. Di ba? Oh. So maganda, itong 6 level mo ngayon, na kumikita ka pa rin, 40 pesos ka pa rin, 10%, 625,000, sa buwan, pwede naman sa inyo. Pwede na, di ba? Hindi mo naman nakakilala yan, total mo, 700,000. May mga kumikita pa ng ganyan dito? Ang dami na. Isa na si Jun Francisco, kumikita ng ganyan dito, yung uplines ninyo, di ba? Kumikita na rin ng ganyan dito, di ba? So, sino ang gusto kumita ng ganito? Taas sa kamay. Yes. Di ba? Ganyan lang, di ba? Yung mga naniniwala, siya lang naman talaga pinagpapala. Di ba? Di ba nag-prayer tayo kanina? Di ba? So, palapakan natin lahat ng mga nagtaas ng kamay. Kasi natin tayo yung Lord. Yung mga hindi, sorry na lang. Okay? O, kasi, di ba, nakita ni Lord, ay, ayaw pa lang yung mama nung anak ko na yun. So, hindi ko muna siya papayamanin. Priority natin yung nagtaas. Di ba? O, sorry. Di ba? So, pero, okay. Ulitin na lang natin para lahat tayo masaya. Okay? Sino dito gusto kumita ng ganitong kita? Taas ang kamay! Yes! Diba? So, possible lang kita ngayon dito sa amin yan. So, ang maganda pa dito, hindi lang yan nakita natin. Up to 10th level pa yan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Aralin mo lang talaga yung business natin. Okay? So, ang bonus dito, paano mo nakukuha? Ang bonus natin, kinukuha yan daily. No, pwede yan? Daily. Yung fast-start bonus natin, yung infinity bonus natin, daily yan. Yung retail bonus, depende sa iyo kung gusto mo benta-benta. Ako, dyan talaga ako lumaki sa benta-benta. Okay, sa kita-kita na ganyan, no? So, dati, hindi ako nagbibigay talaga ng sample. Nung ako nagsisimula dito, hindi ako nagbibigay ng sample. Pag tinatanong ako, wala ba kayo sample? Sabi ko, wala kami pong sample. Kasi alam niyo yung sample, wala pong visa yun. Diba? O, nagawa ko yung trial pack na tinatawag. Ano yung trial pack? Kumuha ko ng supot ng yelo, pinasok ko doon yung produkto natin sa blister ng capsule. Nilagyan ko ng flyers. Di ba? Saka nilagyan ko ng calling card ko, nandun doon. So medyo maganda yung presentation. Ano yung trial pack na yan? Product po. Di ba? So 150. Magkano ba yung blister ng capsule? 150, di ba? Sabi ko 300 po yung mga ganyang barley sa ibang company. Totoo naman, di ba? Magkano yung nakabote? Yung kulay berde? 375. Magkano yun? 375. Parehas lang ba ng barley yung content nun? Mas marami pa yung barley natin, di ba? Mas maganda pa yung sa atin, di ba? Mas mataas yung quality natin. Sabi nga, Santé barley is the highest quality of barley at the lowest price. Palakpakan natin yung Santé. Di ba? O, yung ibigay naman sa akin, sabi niya, baka pwedeng utang. Ay, mas lalo na mapag-utang. Di ba? Nadudoble yung sakit. Di ba? So, nagkakaroon ng amnesia. Di ba? So, dito, sabi niya, wala bang side effect yan? Di ba, sabi ko, maganda po sa Santé, wala sa side effect. Nasa harap. Di ba? Kasi parang bayad lang pag gumagamit ka nito. Sabi niya, sige, bibili ako isang kahon. Di ba? Parang sa asawa ko. Di ba? Lakas na repeat purchase ko. Di ba? At ang maganda rito, ano, yung mga gumagamit na produkto, hindi mo na kinakailangan yung market eh. Tatanungin ka, bakit mo mabata ka? Anong ginagamit mong produkto? Ikaw na talagang tatanungin dito. Yun ang aganda, baka pwede rin sa akin yan. Nangyari sa akin yan eh. Ngayon mga kapitbahay ko, mamaya-maya kita ninyo. Okay, so daily income natin, meron tayong monthly, meron din tayong annual performance bonus natin. So pwede ka ATM, kung meron kang BDO, BPI, China Trust, and commission check. Meron rin po tayong electronic money or Ling Wallet. So, mga hindi pa nakakalam ng Ling Wallet, paturo lang po kayo sa mga uplines ninyo. Okay, paturo lang po kayo kung ano electronic money natin ito, Ling Wallet. Para hindi kayo naliligalig, alam nyo yung Ling Wallet. Diba? Oh. So, ano po? Meron tayong mga core allowances para sa mga executive bonuses natin. Kung ayaw nyo naman, meron naman tayo arangkadang milyonaryo. Oh, yung ating auto-extreme natin. So dito sa current incentives natin, kinakailangan mag-qualify ka lang dito ng 3 consecutive months. Doon naman sa auto-extreme natin, meron tayo sa website natin. So alamin nyo na lang po doon para lahat tayo maaga makauwi. Okay? So sino gusto magkakotse? Ang dami na po nagkakotse dito sa Santé. Lahat sila naniwala lang. Okay? At meron pa tayong performance bonuses. Ang dami talagang bonus sa Santé. Saan ka pa? Santé na.
Di ba? So, ito yung iba na nakakuha sa atin na bonuses natin. Pamilya siguro kayo, baka apply niyan. At may mga libre pa tayong travel. Yun ang maganda po dito. Okay? So, ito po yung grupo namin sa Cebu. Baka pwede na yung Cebu natin. Yung video ng Cebu natin. Yup. Okay? So, go. Magbibigay lang po sila ng message sa inyo. Hi, Sunday morning everyone. Ako nga po pala si Kevin Carl Rapusa, isa sa pinakabalag sa Santé at sa Team Unstoppable Champion. I'm only 20 years old. Napajoin ako dito sa Santé last 2015. Isama ko itong business na to through online. After a month, may mga inquiries at mga customers na. Sa lahat-lahat na aking na-share sa product, sa lahat-lahat ng aking nilapitan at tumapit sa akin na pagdating sa kanilang karamdaman. Kaya sabi ko sa sarili ko, aba, magandang business na to. Kasi nakatulong pa ako sa mga tao at at the same time, kumita pa ako. Kaya kung ikaw na sa kalagayan ko, syempre, tutuloy mo yung business. Kaya tinuloy-tuloy ko yung business hanggang ngayon, naging full-time na ako sa Santé. Kaya sabi ko sa mga top earner before, na kung kaya nila, bakit hindi ko kaya? At ako ang tanong sa inyo, yung kaya ko, kaya ko rin. Kaya, hindi ka, usap tayo. Again, this is Kevin. Hi, good morning. I'm Jerich Van Paul Maxico. I go for Santé Barley because it's addictive and it's good for my health, which is my wealth. I continue learn from Santé Barley and at the same time earn. I need Santé Barley and I'm impressed. Hi, ako po si Chuchini Piten. Ako po ay isang registered nurse. Nakilala ko po yung Santé nung na-introduce po ito sa akin na aking mama, which is at that time, hindi pa po member. At first po, medyo po ako nag-aaral lang na dahil akala ko hindi ko po kaya gawin ang business na ito dahil may pagkamangyayin po ako. Ngunit, napag-isip-isip po na, what that guy, gusto ko naman po mag-negosyo, tapos wala po ang mapapala ko kung humiyahi ako ang aking papagkain. Kaya po, I'm so very thankful with my decision in joining Santé dahil marami po talaga akong natutunan dito sa Santé, which is very important to me, yung journey. Plus, nakakatulong ako sa mga may sakit, sa mga ayaw magkasakit, sa mga gustong kumita, which is very self-fulfilling po. At yung akala ko kung hindi ko po kaya is kaya ko naman pala. And I'm so very excited po because I know in 3 to 5 years from now, magiging kabila po ako sa mga millionaires dito sa Santé. Kaya po ang masasabi po, if there's an opportunity po, lalo na po kung maganda, why say no po for knowing at least. Kaya po, go for Santé Barley International. Once again, I'm Chuchi and I'm on grass. I started Santé Barley 2013 because of my UTI and then dumating ako dito and it looks me young and in good health right now. Hindi andang ang may kapansanan dito sa Santé Barley. I'm on grass. Ako po si George H. Lee at Cebu. Dati po nagtatrabaho sa isang construction firm as sales and marketing head ko. Nakilala ko po ang Santé last year na June 2015. May nakapag-advise po kasi sa akin na try nga po ito yung produkto para sa papa ko. Marami po kasi hindi po yung papa ko nagamot. May 12-19 tablets po per day na nakapag-cost na kanya na pagiging bedridden niya. Kasali na po yung pagiging bedridden wala na siyang muscle control, bali nagpupuho na po siya at saka umiihi na po sa sarili niya sa laban. Bali, 1 month time lang po nung itinik ng papa ko yung barley juice natin na nakapagpagaling po talaga sa kanya. Kaya po nakapag-isip-isip ako at saka nakapagtanto ko na sobra pa po maraming na kailangan ng produkto natin. Ang ikinaganda po dito, nakatulog ka na, unti-unti mo pa natutupan ang pangarap mo. Santé, see you for every day, and this is Lord, and I'm on grass. Good morning, Santé. Ako po si Rookie Lista Jr., 34 years old.
napasali ako sa Santé Barley last 2015. Kala ko pang part-time lang ang negosyo na ito. But I decided to resign. Kasi nakita ko, 2 to 3 years from now, ako ang giging millionaire sa Santé. Thank you, and I'm impressed. Ako po ay si Margie, a senior citizen. Napunta ako sa Santé dahil sa aking operation manager before. Hindi hadlang ang edad para gawin ang business na ito. Maraming salamat at I'm on grass. Santé, ako po si Edna Granada, dating empleyado for 20 years. Nakilala ko po ang Santé dahil kay Ma'am Jenny. Dahil sa napakaganda ng produkto, ako po ay gumali sa sakit na mayuma. Nagustuhan mo po ang Santé dahil sa totoong mission po nito, to help people live better lives. Kaya ngayon, ako'y full-time na po sa Santé dahil ako'y nagiging healthy na at magiging wealthy pa, praise God. Once again, I'm Edna Granada and I'm on grass. Yes! Palakpakan po natin ang Santé! Mabuhay ang Santé! Ayun po. So, ang next po na share natin na patunay na epektibo at maganda ang ating produkto, tinatawagan ko po si partner Lucia Crisostomo. Isang homebody po siya. Siya po ay may problema sa puso at sa bituka. So, pinatawagan ko po si Ate Lucia from Bulacan, Bulacan. Isang senior director. Ginawang negosyo na rin ng Santé. Palakpakan po natin! Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po pala si Lucia Crisostomo, tubong Bulacan. Napabilang po ako dito sa pamilya ng Santé dahil po na rin po sa produkto. 18 years old po ako nung ma-diagnose ng doktor na mayroon po akong rheumatic heart disease. Yung pong dalawang balbula ng puso ko, barado, at yung pong isa ay may singaw pa. Hindi po pala madali sa isang tao na sa edad mong 18, tinuldo ka na ang buhay mo. Dahil ang sabi po sa akin ng doktor ko, pag ako raw po ay naoperahan, aabutin ako ng 20 years pa. May binibilang-bilang ko na po yon, sabi ko po sa sarili ko. 38 lang po pala ang pinakamatagal ko pang itatagal sa mundo kung ako'y maoperahan. At kung hindi naman po, another 12 years lang. 18 plus 12 equals 30. Hindi po pala madali dahil sa bata kong edad, tinuldo ka na yung buhay ko, yung pangarap ko. Kung yung pong mga preso ang binibilang po nila sa daliri, eh yung pong araw na darating sa kanila sa paglaya. Ako po ang binibilang ko noon kung ilang taon na lang at araw ang natitira sa akin sa mundo. Talaga pong aaminin ko nung nalaman ko po yun, yung pong pangarap ko nawala na. Yung pong pangarap kong gusto kong mag-aral, mag-self-support, nawala na po yun. Yung pong trabahong pinasok ko, lagi pong, kung yung wala pong physical na, ano yun, hindi po kailangan ng x-ray. Kasi po, alam ko kung pag in-x-ray ako, makikita po yun, kahit po kaya ng katawan ko. At alam naman po natin na, kaakibat ng pagkakaroon ng sakit sa puso, ay ang mataas na BP. Ang BP ko po, lumalaro lagi sa 160-100. Dahilan po yun para ako'y mabahay. Dahil ang takot ko po noon is, paano kung sumpungin ako sa kalsada, wala akong kasama? Sino ang tutulong sa akin? Paano ako? Yun po ang dahilan kung bakit nabahay ako. At syempre po, sa kakainom ko ng gamot para sa pagbaba ng BP. Nagtagal na po is, naranasan ko na po yung pagsakit ng tiyan ko.
nagkaroon na po ako ng gastritis dala ng kainom ko po ng synthetic na gamot. Noong unang mga linggo po, hindi ko po pinapansin dahil sabi ko is baka lang po nalamigan lang yung tiyan ko or baka lang po kumbaga, same thing, lipas lang ng gutom. Pero noong pong pangalawang linggo na, at ganun pa rin, doon na po ako nag-desisyon na pumunta ng doktor. Nakailang doktor po ako, palipat-lipat, at yung pong gamot kong iniinom para sa sakit ng tiyan, ay nakailang palit na rin po ako. Nung pang-apat na doktor na pinuntahan ko na po, binigyan na po ako ng referral. Sabi po is, kailangan na rin pong ipasilip. Endoscopy po pala ang tawag doon. Dahil po galing na po ako sa medyo matagal-tagal na gamutan, ang ginawa ko po is, nagtanong-tanong po ako ng murang klinika o ospital na may murang endoscopy. Alam naman po natin kung magkano ang endoscopy. Sa awa naman po ng Diyos, nakakita naman po ako. Nakarating po ako ng Pampanga. At sadya naman po nakamura ako. Ang kaso lang po, napamura din po ako. Dahil, ginawa po ang endoscopy sa akin na ako ay gising. Naramdaman ko po yung pagpasok ng aparato mula sa bibig ko, sa gadhanggan tiyan ko. Tumulo po ang laway ko, kasabay ang luha ko dahil sa tinding sakit. At bukod po pala ron, may masakit pa. Dahil masakit na yung bulsa ko sa gastos, kabibili ng gamot, pinasukan pa ako ng aparato sa atiyan. Ang masakit po doon, hindi naman po ako gumaling sa mga gamot na hinatol sa akin. At nagpatuloy pa po yung kalagayan ko na ganun. Pagkakain, sasaktan dyan after 30 minutes. Mga limang buwan pa pong tumakbo na ganun. Nasanay na po ako kasi Kremlin S ko na lang po dinipenda yung sarili ko para po mawala yung sakit din dyan. Hanggang sa dumating po yung punto na nagkita na po kami ng kaibigan ko at naikwento ko po sa kanya yung mga pinagdaanan ko ng mga nakaraang buwan. Ang sabi niya po sa akin is, Ate Lucy, inumin mo to. Ang inaalam niya po sa akin is yung barley juice. Ang sabi ko po, makakatulong ba sa akin yan? Samantalang, yun yung mamahaling gamot na binibili ko sa Mercury Drug. Hindi nga ako napagaling. Iyan pa kaya, isang damo lang. Dala po ng, sabihin na po natin, desperadong makahanap ng kagalingan sa aking karamdaman. Dahil po, pagka po pala yung nagkaroon ka po ng gastritis, napakarami po kong pagkain na hindi mo pwedeng kainin. Pagka nga po merong okasyon sa bahay, hindi ko po alam kung ako po ba'y matutuwa or malulungkot. Dahil kahit po nakahain ng pagkain sa harapan ko, hindi ko po siya makain. Dahil bawal. Salamat na nga lang po ako. At kahit na may pagdududa ako sa produkto, sinubakan ko rin po. Ganun po pala ang tao pagka po gustong gumaling. Kahit po sabihin masangsang ang amoy, hindi masarap ang lasa, lulunukin mo siya. Kasi gusto mong gumaling eh. Apat na araw po, pagkatapos ko pong inumin yun, doon ko po naramdaman na unti-unti na pong bumubuti yung pakiramdam na yung tiyan ko. Hanggang sa nagpatuloy na po yun. Doon po sa oras na yun, naniwala na po ako na ang Santé Barley Pure po pala ay hindi lamang po gamot o lunas sa bitukang gasgas, kundi maging sa bulsang butas. Thank you, partners. Palapalan po natin sa ating movie. Palapalan natin yung ating unstoppable champion, Cebu. So, partners, share lang ako ng konti sa akin naman. So, ito po nga ka sa akin. Ito po yung experience ko naman sa Santé. So, yung iba sa inyo hindi pa ako kilala. Dati rin akong waiter. Kasi sa akin, if there's a way, there's a will, there's a way. Diba? So, kahit hindi ko linya rin linya ko. TCE po talaga ang aming linya. Electronics Communication Engineer. So, dati po ako magsasaka sa Nueva Ecija. Dati ako magbubukid. Napunta po ako dito sa Andres Bukid. Doon ako tumira before. So, ayan po. Ito po ako reward. Yan, ito nasa gitna. Ayan, dati ako waiter. Naging waiter po ako. Naging construction worker din po ako. Okay, naging utility messenger din po ako. And student worker po ako.
self-supporting lang po ako. At ang maganda po dito, habang nag-aaral po ako nung ako yung college, may pinapaaral din po ako mga kapatid. Okay? Kasi ang magulang ko po kasi, magsasaka, hindi uso family planning, uso pa family planting. Diba? So siyang kami magkakapatid, ako po yung pangalawa. Okay? So, ito po ako before, bago ako mapunta na Santé, hindi ko po tatay yan. Ako po yan. Okay? Napagkaraman na kasi ang laki na pala ng anak mo. Diba? So hindi ko po anak yan, kapatid ko po yan. Dalawang taon lang po tanda ako sa kanya. Okay, dalawang taon lang. So ganyan po yung tinatawag na chronic stress or yung tinatawag nating premature aging. Actually, mas mayat pa ako dyan, mas matindi pa po yung sakit ko kasi nung namatay yung father ko, ako pinginoong tagapagmana. Nakaka-stress po pala maging tagapagmana. Ano po? Ng utang. Pinamahan pa ako ng utang. Aware kasi tayo, pinapamana yung kayamanan pero yung kahirapan, mas pinapamana pala ito. Tama po? Kaya bakit tayo mahirap? Kasi ang pinamana sa atin ng mga magulang natin, kahirapan. Tama po ba? So malapit pa dito, dahil magsasaka kami, yung kapirasong lupa doon, nagkaroon pa ng kaso. So ako yung humaharap ngayon sa kaso, kaya sobrang stress ako. May ipon naman ako dati sa National League ng barangay, ng ipon ko, kasi hindi pwedeng absent ka na absent, napilitan ako mag-resign. So yung konting ipon ko, pinagkatiwala ko pa sa mga kaibigan ko. Nag-guarantor pa ako ng utang, eh sabi sa maniwar, kapag yung pera mo, pinagkatiwala mo sa kaibigan mo, dalawa sila mawawala. Yung pera mo, tsaka yung kaibigan mo. Diba? So blilak na ako sa Facebook, hindi ko na sila makita, hanggang sa ako na hindi dinidimanda ng pinagkautangan namin. So para may stress na kayo. Ganyan po yung experience ko before. Dati po hindi na ako makatulog, no? Kung makatulog man ako, parang ayaw ko nang gumising. Ganun po ako before. At na-experience ko na po, pinapalayas na ako ng hipag ko sa tinitirahan naming bahay sa Mandaluyong. Believe it or not, nung nagsimula pa ako sa Santé, no, wala po talaga akong kapera-pera. Na-experience ko na po, tumatabay ako sa may El Pueblo. Dito po sa may McDonald's. Tsaka sa may, Ortigas Park, tumatabay ako dyan. Kasi bakit? Ang hirap makulong sa labas. Papasok ka ng bahay, naka-double lock sa loob. Tama po? Tapos ang laman ng pera ko talaga, 10 piso lang. So by God's grace, ang maganda dito, sila pinalayas ng Lord sa bahay. Yung hipag ko, tsaka yung kapatid ko. Yung hipag ko napunta ng Qatar, yung kapatid ko napunta ng Dubai. Diba? So ang maganda dito, may naiwan ng back pay yung kapatid ko, inutang ko yung back pay. Yun yung pinasimula ko dito sa Santé. Magkano nga, nagsimula lang ako 6,000. So binili ko ng product package yan. Yung ginawa ko kanina, nagsimula ako trial pack lang, binibenta ko, hindi ko pinamimigay yung produkto. Ang ginagawa ko na magtatanong ako dito, maglalakad ako from Mandaluyong sa May Martinez hanggang Ortigas. At hindi ako mapayag na wala akong kakausaping 10 tao bago ako umuwi paghapon. At tanong ko, may kakilala po ba kayo dito ng Joey Marcelo? Siyempre, nila kilala yun. Di ba? Ako lang may kakilala nun. Ang importante lang, makapag-start ako ng conversation. Di ba? Bakit may naharap sa lugar ba? Hindi ko po alam eh. Kasi ito po yung address. Kaya lang, patay po yung cellphone ko, hindi ko alam. Ang alam ko lang, Martinez Avenue. Bakit ba? Meron po kasi ano sa akin eh. May order kasi sa akin. Ito pinapagpagaling kay April Boy. Ano ba yan? Ayun na, nabentahan ko na. Di ba? May prospect ako. Di ba? Ang maganda dyan, after 3 months, no? After 6 months ko, naging franchisee po ako. At yung franchisee ko po, ayan, top 3 lang po ako. Mag-top 3 po ako bilang franchise mover. Ibig sabihin, isa po ako sa pangatlo. Pangatlo po ako sa pinakamaraming na ibibenta as a franchisee. Bago pa lang po ako, hindi ko po linya ito. At ang naging vibe po sa akin, ito po, yung babaeng hindi nadudumi. Siya po yung angel ng buhay ko. At hanggang ngayon, pinapasalamatan ko. Kasi bakit? More than a year, niya ako ini-invite sa Santé. Ang dami kong dahilan. Tinetext niya ako, hindi ako nagre-reply. Sinasabi ko, may meeting ako sa ganito, hindi na ako nag-attend ng church meeting namin. Para lang hindi kami makitang dalawa. Hanggang sa pinag-uusapan niya na lang ako. Pag-uusapan na to, pinagbigyan ko na lang siya. At nagpaliwanag na sa akin si Sir Joey na. Diba? At ang sabi ko pa kay Sir Joey, suplado talaga ako, Sir Joey, sabi ko, excuse me, even you are the greatest salesman of the world, and even you are the CEO of this company, sabi ko sa kanya, hindi mo po ako kayang bentahan ngayon. Alam niyo kung bakit? 10 piso nga naman ang bulsa ko eh. Diba? O, sabi sa akin ni Sir Joey, sabi ko sa kanya, kung maganda po yung produkto niyo, baka kaya ko ibenta yan. Pero kung walang kakwenta-kwenta po, huwag na natin pag-usapan. Huwag natin pag-usapan yung marketing plan. Wala kang pinag-usapan marketing plan. Sabi niya sa akin, subukan mo yung produkto. Okay? Pag walang epekto sa'yo, huwag mo nang bayaran sa nag-invite sa'yo. Pero pag may epekto, bayaran mo naman. Diba? Sabi sa akin. So, sinubukan ko lang yon. That night, sinubukan ko yung capsule that night, doon ko natikman yung pinakamasarap na tulog ko sa buong buhay ko. Sabi ko, mukhang effective. Diba? Negative pa rin, diba? Effective na, diba? Negative pa rin. So sabi ko, talagang ang ganda. Kasi nung nga, naglalagas na yung buhok ko, naglalagas na yung panahibo ko, hindi na ako makatulog, may mga nodules na ako sa lalamunan, na tuwing umaga, pinipiga ako yan, may mabahong nana, tsaka pati na dugo na lumalabas. And may sis ako sa batok. That time. No? So hanggang sa tinuloy-tuloy ko lang, naubos yung one box, binigyan pa ulit ako ng upline ko. Hindi mo rin ni Mamchi. Binigyan pa ako. Ganyan ako mahal ng upline ko eh. Diba?
So, binigyan niya ako hanggang sa yung mga kapitbahay ko, napapansin, Archie, ano iniinom mo gamot? Mukhang bumabata ka. Mukhang in love ka, sabi sa akin. Baka pwede rin sa amin yan. Diba? Eh, mga teacher, yung kapitbahay namin doon, mga boarding house. So, meron na may goiter. Ang maganda yung may goiter, nawala. Nawala yung goiter niya. Gumaling talaga after gumamit ng produkto natin. So, nabalitaan. Diba, ganun naman sa mga ibang liblib na lugar, diba? Nababalitaan, diba? So, ang maganda po doon, no? Dumami talaga yung mga gumaling doon. Ang dami namin natulungan naman may produkto, ng produkto natin. So talaga sobrang ganda talaga ng produkto, kaya na-inlove po ako dito sa produkto natin. Okay? So maganda po dyan, sumunod ulit na 4 na buwan, kasama na lang po ako sa nabigyan ng malaking cheque. Palakpakan po natin sa akin. Okay? Hindi ko po yan, by God's grace lang po yan. Hindi ko po galing yan, no? By God's grace lang po talaga. Kasi hindi ko talaga tuling yan. Okay, hindi ko po talaga galing ngayon. So nakakatuwa lang talaga na sobrang ganda lang ng produkto natin, kahit hindi mo gawin, talagang bibilihin at bibilihin talaga ng tao. Ang maganda po dyan, yung mga kapatid ko, napatapos ko rin po na pag-aaral. So ito po yung bahay namin. Siguro ito yung pagkakaiba namin sa mga top earners dito. Karamihan ka sa kanila, ang kwento nila, lahat sila lumaki sa squatters area. Ako po lumaki po ako sa malayong Kabihasnan, sa gitna po ng Kabukiran, sa Nueva Ecija. Kita nyo na yung bahay namin, wala pong kapitbahay. Tapos, malayo-malayo kami sa Kabihasan. Wala kaming kuryente. Kerosene lang ginagamit. Kaya pangarap ko talaga, in love na in love talaga ako bahay. Bata pa lang ako sasabi ko, tati, magpapatayo kita ng bahay sa lugar ngayon. Kita niyo bahay namin, Citro. Hindi mo ka namin lang x-ray, di ba? No, tanong na tanong ka, butas-butas. Pag-iha mo yan, tanong na tanong, we between, di ba? May pag-asa pa. Nakikita mo yung story. Tama ba? O, ganyan yung ano, maganda dito. Because of Santé Barley, yan na po yung bahay namin ngayon. Binigyan ko po sa nanay ko at saka sa mga kapatid ko. Binigyan ko sa mga kapatid ko yan. Bakit? May sarili po ako. Ayan po ako. Yan po yung San Remes yan. Ito na po yung... Palagay niya, sulit na po ba yung pinangutang ko? Yes! Sulit na po ba? Yes! Maganda po dito, no? Nakalipat na po ako sa Bulacan, sa Giginto, Bulacan. Kasi Gold Executive Director ako, Giginto, Bulacan. Di ba? Pabilan ko, pure gold. Di ba? Mapadali na mula yung tanda. Puro ginto eh. Di ba? Kasi may ginto sa Santé. Di ba? May mina ng ginto dito. Kaya tingin ko sa mga box natin, ang tingin ko sa box natin, ano yan eh, gold bars. Diba, ganun kamahal yung, ganun ko binabali yung produkto natin. Kaya makikita nyo, kung laklaki ko talaga yan. Hindi ako nahihiya, nalaklaki ko talaga ng... Familiar. Diba? Na pinupulbos ko lang talaga siya. Diba? So yung picture na ng bahay ko. Ayun. Diba? So, napakalit na po ng programa ng Santé. Hindi lang, sabi ko sa inyo, healthy ka na, wealthy ka pa. Ganun po kaganda yung Santé. Okay? So, tandaan lang po natin, no? Kapag ginawa po natin yung Santé, ang number one na kalaban po natin dito yung sarili ninyo. Yung pong pride ninyo. Okay? Yung pride lang yun. Yun lang na talaga number one na kalaban ninyo dito. Sino dito yung mga bago? May mga bago ba dito na gustong gawin yung Santé, pero walang pera? Oh, lahat, meron. Yeah, meron lahat, so wala kang problema. So dito po, ano, tutulungan ko sana eh. Di ba, ano? Tutulungan ko sana eh. Bilang nagtas eh, no? Sino dito? Tutulungan ko, taas sa kamay. Sige, tutulungan ko. Ma'am, palis ka na ba? Oh, palis na daw si ma'am. Palis na natin si ma'am. Mag-upload ba kayo, ma'am? Kasi yung iba dito ang tataas ng pride habang i-invite ko dito. Eh, magka-Canada naman ako eh. Sabi ko, kailangan list mo, sa Canada daw. Kaya natin sisimula yung Santé, sa Canada din. Diba? Atas ng pride, di ba? So, ang hirap kausap yung mga tao, mahirap kausap, di ba? So, hindi walang mawawala sa... Alam mo ba yung Santé na wala mo yung pagiging engineer ko? Hindi naman, di ba? Ang dami ko bang tao natulungan. Di ba? Kaya dito, ang nakikita mo dapat dito, 2 to 3 years from now, 5 years from now. Okay? Yun dapat na nakikita mo dito. Kung nahihirapan ka, normal lang yan. Kasi bakit? Pinaghihirapan talaga. Kasi pinuputol mo na yung kahirapan sa buhay ninyo. Tama ba? So bago tayo mag-iwalay, alam ko naman dito, marami dito magdasalin. Marami dito ang marunong magdasal. Okay, may iwanan lang ako sa maliit na kwento dito. Konting kwento na lang ito. Okay, yung kwento na ito, sa isang bayan, meron isang matandang nanay na magdasalin. Okay, itong magdasalin na ito, lagi siya nagdadasal. Habang nagdadasal siya, narinig niya sa radyo, sabi sa radyo, kinakailangan niyo ng lumikas kasi may malakas na bagyo na paparating. Diba? So hindi siya nakinig. Hindi siya nakinig. Hanggang sa dumating ngayon si Kapitan, kinakatok yung bahay niya. Nanay, kinakailangan na natin lumigas kasi mayroon paparating na malakas na bagyo. Sabi sa kanya. So hindi na naman siya nakinig. Hanggang ito na yung bagyo. Bumabaha na. Tumaas na yung tubig. Hanggang tuhod na. May duman na truck sa harapan ng bahay nila. Ang sabi niya, sabi ng driver ng truck, Nanay, kinakailangan mo na sumakay. Ang sabi na naman ng nanay, Okay lang iyon, hindi ako pababayaan ng Lord.
madasalin ako, sabi niya. Mahal ako ni Lord, hindi niya ako pababayaan. Sabi niya, nasa lumakas na yung bagyo, tumaas na yung tubig, nasa second floor na yung tubig. Eh, tumaas na yung second, na second floor na, may dumaan na yung bangka, bangkero. So sinusundo si nanay, nanay, kinakailangan natin lumitas, patalas na yung bagyo, baka mapahamak ka pa. Sabi naman ng nanay, okay lang ako, iho, huwag mo ako alalahanin. Mahal ako ng Lord, hindi niya ako pababayaan. Pamilya? Yes. Diba? So tumaas at tumaas yung tubig hanggang nasa bubong na yung tubig. Si nanay nakahawak na sa antena ng television. Diba? May dumadaman ngayon na helicopter. Sabi sa kanya, nanay, 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 nanay. Sumakay ka na. Diba? Helicopter, may echo. Diba? Sabi na naman ni nanay, sabi niya, okay lang ako, iho. Diba? Eh, mahal ako ng Lord. Hindi niya ako? Pababayaan. In short, ano nangyari kay nanay? Namatay. Diba? Pag namatay, saan pupunta? Madasalin, di ba sa? Pagdating sa langit, nakita niya San Pedro. San Pedro, nasa si Lord. Sabi niya, ba't naman ganun? Unfair. Nakakula si San Pedro, naitulong agad yung pinto. Diba? So, nakapunta siya ngayon kay Lord. Lord, ba't ganun? Madasalin naman ako. Bakit mo ako pinabayaan? Bakit hinayaan mo ako mamatay? Paano na yung mga anak ko? Paano yung mga anak ko? Dami yung reklamo, dami yung reklamo. Alam mo, sabi sa kanya ni Lord, anak, alam mo, mahal na mahal kita. Diba? Wala pa yung bagyo, ginamit ko yung radio, sabi ko, lumikas ka na. Nakinig ka ba? Hindi ka nakinig, di ba? Pinapunta ko sa'yo si Kapitan. Nakinig ka ba? Hindi rin, di ba? So, pinapunta ko sa'yo yung bangker, yung truck. Pinasundo kita sa truck, sumay ka ba? Nagpadala ako ng bangka. Sumay ka ba? Nagpadala ako ng helicopter. Hindi ka na naman nakinig, at tigas ang ulo mo. At ngayon, ako ang sisisihin mo. Di ba? Ano moral lesson ng pento? Wala lang ako naisip may kwento. Hindi, ibig sabihin sa atin, marami sa atin very religious, ang dami natin hinihingi pagkakataon. Ang Panginoon, ang Diyos, hindi siya literal, pag humihingi ka ng 1 million, ibabagsak sa yung 1 million. Gumagamit siya ng mga tao, gumagamit siya ng mga pagkakataon, gumagamit siya ng mga pangyayari. Di ba? Para sagutin yung mga kahilingan mo, para sagutin yung dasal mo. Maaari yung nag-invite sa'yo dito ngayon, walang, sabi nga nung apply na ako, nung aking mentor, walang aksidente, walang imposible. Tama? Hindi aksidente na nandito ka ngayon, nakatid ka ng ganitong programa. Okay? Maaaring ito na yung ginagamit ng Panginoon para sagutin. Baka ito na yung huling helicopter ng buhay mo. Okay? So nasa sa'yo lang kung sasakay ka or hindi. Okay? Palakpakan po natin. Yes! So, lahat po nasa Unstoppable Champions. So, ano pa pala? Meron pa pala? Diyan po tayo tapos. Saan po naman po tayo? Ha? Diyan po tayo. Sir Paul Kaluwag para sa pagbibigay ng award sa aming upline Archie. Uy, meron ko pala ganyan. Mabasahin ko po. Santé Barley Certificate of Appreciation to Mr. Archie Andres for being a mentor, leader, and for his valuable support to Unstoppable Champion Team given this 18th day of April 2016 at Santé International Office, Eton, Cybay 5, Corinthian, Ortigas Avenue, Quezon City. Isa sa one of my top leaders. Oh, good morning po. Nabusog po ba kayo? Yes! Ayun, so, syempre po, so, yun po. Okay, so, syempre po, gusto rin po namin i-recognize yung mga partners namin na talagang, hindi lang po natin sila madalas makita dito, pero mga ano po yan, nagbibigay po yan ng effort. Talagang ginagawa po nila yung business.
Hello. Emilito Esmero. M2. Where's M2? Partners! AJ. Partner AJ Palmos. Arnelis Busa. Kanji. Brother Mario Mian. Sila po yung mga partners natin na hindi nyo nakikita dito sa Santé, pero ginagawa po nila yung business at talagang matyatsaga po sila. Okay, Mary Grace De La Peña, Mrs. Sinay, Ate Mizzi, okay, Solita Saavedra, Jocelyn Casipit, and Maribel Anaya, at Mabel. Ate Lucy, resource mo. Tate Alex. Tate Alex. Tate Alex. Lorena Pagornal. Sa palapa po natin yung aking team. This is Unstoppable Champions Team. So, balik po, bibigyan lang din po namin ng award yung pong pinaka maraming team na umaten po. So, nangunguna po yung Driven Team. Any representative po from Driven? Representative po, any representative from Driven Team? Next po, yung Wellnex. Wellnex Team. Congratulations po. Ay, ay, Driven, kaya nga niya po. Okay, next po yung Rising. Rising Group. Rising. Rising Team. Yung Spearheads. Spearheads. Kaya nyo representatives from Spearheads. Palapakan po natin Spearheads. League of Champions. Partners, League of Champions. Ito, ito, ito pala. Thank you, partner, sa pagpunta. Maraming salamat sa support. Okay, so, gusto rin po namin bigyan ng award yung pinaka sumunod po dun sa ano sa team namin, yung nag-effort talaga na magsuot ng Pilipiniana. Okay, so, meron po kayong gusto i-nominate. I-nominate. Hindi po sa amin. Hindi po kami kasali. Para po sa inyo. Yung modern Pilipinyana po. Mapapresent tayo. Victorian muna tayo ngayon sa Rada. AJ, AJ. Wala yata. Bigyan ko kayo maya, tingin isang kapsul. Okay. Pila, pila. Sino? Pila. Margaret. Bukawang ko kayo mag-aaral. So, wala po kasing naka-best in costume, no? So, ibibigay na lang po namin yung award sa pinakamaraming invites na bago. So, ito po yung LOC, si Sir Gab. Para pa natin, Partner Gab. Sana, sabi nga kapag ang invite ngayon kami. Congratulations, partner. Thank you. Saka po si Jenny Pei. Jenny Pei. Maraming salamat po. Thank you po at God bless us all po. So,